natin. Upline Ian. Pagkano'n. Thank you. Palakpang po natin. Kala ko naman, mag-a-addip ka kahit saklit. Kaya kulalagok-lawo ko ng tubig. Palakpang po natin. Welcome to the Santé Business Presentation. Yeah, meron po bang first-timers? Yung payayamanin. Uy, marami po sila. Palakpang natin ang mga payayamanin. Okay, ano po mga masabi sa inyo? Ba't kayo nadala? Ba't may buy date pa kayong dala? Applyan daw ba? Hindi naman. Okay, negosyo po itong ating pag-uusapan. May nakita kasi ako envelope eh. Palakpakan po natin mga bago. Okay. Palakpakan din natin mga luma. Kaya ba, clicker? Okay, mga kapatid, ngayon po ay Santé Business Presentation. So sa title pa lang, obvious na obvious, ang pag-uusapan natin ay presentation. Siyempre, business. Okay, so still we're inviting all of those who are outside kasi meron akong malapit na ibabagsak. Sino gusto kumita ng 1,000,000? Ay, salamat lahat ay nagtaas because later I'll be presenting, although naku, hindi ko nalimutan ko idikit sa slides na mamaya yan na lang natin. I-arrange na lang natin. Sino nandito nung Engage Rollout last Thursday? Yeah, marami. Maganda ba yung rollout? Yes! Okay. Actually, it's rollout slash CEO update. Napakaraming, napakagandang, sobrang grabe. Diba? Ang daming maganda talaga. Hindi ako nakatulog hanggang 3:30 a.m. Nag-post si Apple ng mga alauna media yata. Yung kaway-kaway sa hindi makatulog. Tama ba? Sabi ko, gusto ko mag-react, hindi rin ako makatulog. Kasi double the points para sa mga bago, sorry ha, medyo na-excite lang ho kami. Kasi taon-taon ho, meron kaming 3 hanggang 4 na libre travel abroad, all expenses paid. Mapalakpakan nyo ba? This year, 100 po yung pumuntang Hong Kong. Actually, 120 yata kami. In total, kami po ay naggala, naglaro, nagpakabata sa Hong Kong, 100 mahigit. Tapos, may lumakad ng Singapore, may nagpunta ng Japan, may nagpunta ng Amerika, at meron na naman tayong Asian cruise. Nakakainis, ano? At lahat po yan ay libre! Okay, so mamaya po i-discuss natin sa dulo ng ating presentation, ano ba yung mga libreng ibinibigay. Kanina, kung hindi nyo inabutan, namigay lang naman kami ng mga iPhone, ng mga MacBook. Okay, kung hindi nyo alam yung MacBook, Apple na laptop, okay? Namigay kami ng 2 43-inch na TV, libre na naman. Okay. Last na lang siguro, hindi ko lang makunti ng aking excitement. Namimigay din po ng libreng down payment sa kotse at monthly amortization sa kotse. Exciting? Yes! Exciting, no? Bukod pa dyan, napakahusay po ng produkto which na i-discuss ko po ngayong for the next 1.5 hours. Okay pa kayo? Yes! By the way, ako po si Ian Pagkanluhan. I'm part of the Santé NetDev Engage team. We are in charge of network development. Okay, the goal is, the mission of the group, of the team is to help you guys na mag-expand hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. By the way, sa mga bago namin, we have now expanded officially in 10 countries. Yeah, palakpakan niyo naman. So without further ado, okay, ipe-presenta po natin ang pinakahihintay natin ngayong gabi. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin the Santé Business Presentation. Para sa mga bago, ang tanong na nasa isip nila, ano bang ibig sabihin ng Santé? Tama ba? Santé po mga kapatid is a French word which means? Wellness. Health. Okay. Kalamin. Health. Okay. Bakit health? Bakit French pala? Bakit French yung pinili na? Para medyo social. Tama ba? Kasi kung tinagalog, tumumulang dating. Anong Tagalog ng health? Kalusugan. Imagine mo, Kalusugan International. Parang kooperatiba. Walang dating. Diba? Wala akong dating. Kaya pinili namin, Santé International. So ipapakilala po namin ang Santé. This is a company
which started in 2007. Today is 2017. We are now officially 10 years old, and we are inviting everyone for the 10th anniversary on January 22 at the SMX, okay, Convention Center in MOA, okay, around the MOA area, and we entitled the event as Santé 10 or Santé X. Sinabayan namin yung iPhone X, okay? So, Santé story, we started in 2007 with a combined marketing experience po of 50 years headed by our CEO, Mr. Joey Marcelo. Palakpakan naman po natin. Sa mga bago, tanong, 10-year-old company, stable o stable na stable? Stable! Very stable. Saan ka sasali? Sa 6 months old na company, 10 years old na company? Stable! Siyempre sa 10 years old company. Okay? Right now, no. Ito pala ang aming vision, mga kapatid. Pwede namin i-share sa inyo ang vision namin? Okay. So kung malinaw pa ang mga mata nyo, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. A global provider of premier wellness products and services. Okay? A few years ago, this was just a vision. But right now, unti-unti nararanasan na natin that the vision is now a reality. When we were just saying this, Ma'am Esther, a few years ago, a global provider of premier wellness products. Ngayon, we can really proudly say, global na po ang Santé. Tama ba? Parang pa kami. Ang ating mission, basahin natin 1, 2, 3. Help people live better lives. Okay? The goal or the mission is to help people live better lives, not in just in terms of health, but also in, ano, in financial terms. Okay? Masarap bang tumulong sa kapwa? Yes! Okay? Ang good news dyan, napakadaling makatulong sa kapwa kung matutulungan mo muna yung sarili mo. Tama ba? Okay, so unahin natin, kailangan in chronological order, ha? Tulungan ang sarili para makatulong sa kapwa. Malinaw? Yes. O, kasi baka pagkasali nyo, pinamigay nyo yung produkto nyo, di ba? Nagreklamo kayo sa apply, sabi mo, help people better lives. Pinamigay kayo yung product, nalugi ako. Malinawin ko lang po, ha? Ito po ang ating value. Sincerity, pursuit of excellence, courage to try new things, humility and truthfulness, positivity in any situation, celebration for every win. Yan po ang values ni Santé. Introducing the home and regional offices. Our head office is right here in Ortigas. Okay, at the heart of Ortigas, ito po ang ating Santé Eton head office. Meron tayong Cebu regional office. Palakpakan naman natin. Meron tayong Davao regional office. Palakpakan po natin. And because tayo international na, ladies and gentlemen, presenting New Zealand office. Palakpakan natin yan. And our very first international office in Dubai. Yeah. Also, we have a Hong Kong office which was inaugurated this year. Meron tayo sa Sharjah sa UAE. Meron na rin tayo sa Lagos, Nigeria in Africa. Okay, right now stationed in Africa is Mr. Chris Sabili. Okay, hindi na ho siya magkanda ugaga sa dami ng kausap. Okay, dahil napakarami pong gustong magnegosyo ng Santé. Mga kapatid, just to give you an idea, gaano karami tao sa Pilipinas? 100 million mahigit. Tama? Ang Nigeria is close to 200 million. Wow! Ganong kalaki yung market. And Nigeria is just one of the 50 countries of Africa. Ulitin ko para hindi nyo na-absorb basado yung sinabi ko. Nigeria alone, 200 million population. Lahat yun potential mag-Santé. Tama? Ang Nigeria ay isa lamang sa 50 bansa sa Africa. Sir, man, kailangan tagalugin ko dahan-dahan. Para ma-absorb. Pero what am I trying to tell you? Sa Pilipinas pa nga lang, ang dami ng yumaman. Nigeria at buong Africa pa kaya. Nakikita niyo ano, yung potential? Yes! Excited na kayo yumaman? Yes! Grabe, no? Nigeria pa nga lang eh. Alam niyo, gusto magkaroon ng friend na Nigerian? Mag-type ka lang na mahirap na spelling, lalabas po mga Nigerian names. Yung mga abubwe, abubwe, we.
Lalabas yung apelido nila eh. Okay. Mga affiliates po, ito po yung mga properties ni Santé na pinaprovide po sa atin kasi we believe in total wellness. Sabihin nyo nga, total wellness. Total wellness! Hindi lang yung tinitake but also yung pangangatawan. Kailangan pangalagaan natin ang ating katawan. Do you agree? Yes! Meron po ang Santé na Santé Impact System. It is a gym located also in Ortigas. In fact, 20 steps away lang siya. Labas ka dyan, lakad ka 10 steps sa kanan, kanan uli, you will see the Santé Impact System. Huwag kayong mabibigla, minsan nandyan yung higante ng San Miguel Beer, si Junmar Pajardo. Okay, yun po yung mga 6'10, no? 6'11 yata ang height. Makikita niya po yung mga San Miguel players, rain or shine, okay, mga volleyball players, minsan magugulat kayo. Kilala ba si Rachel Dakis? Yes. Oh, galing. Kilala niyo si Rachel Dakis? Yes. Eh si ano, si Sinisa ba? Atinaya dati? Alisa. Si Phenom? Si Alisa Valdez. Oh, wala si Alisa dyan. Si Dakis, madalas dyan. Okay. Oh, huwag din kayo maganap ng Hinebra, kinakausap pa namin. Si Coach Tim Cole. So, palakpakan natin ang Santé Impact System. Tanong, maganda ba? Yes! Next, meron din tayong Santé Wellness Center. Because we believe in total wellness, physical, and also yung mga merong concerns pagdating sa health. Meron tayong pinagpipitagang mga doktor. Of course, headed by our beloved Doc Ron. Unidad, palakpakan natin si Doc Ron. At may bonus pa, si Dr. Bing Bonus. Okay. Kaya natin mga medical staff. Palakpakan natin ang wellness center. Eto pa, meron tayong mga properties. Yung mga properties na yan, one is in Tagaytay. Familiar kayo sa Tagaytay? Yes! Okay. Parang pupunta tayo sa Tagaytay just to go to one, di ba? Ano yung may Ferris wheel sa gilid ng bangin? Sky Ranch. Okay? Ito po ay sa Royal Tagaytay. Townhouse po ni Santé ito. And we can use this for a very minimal fee. Sabi ko na ako magkano, 500? Hindi per head ha, for the whole team. Ma'am, sa mga bago, okay lang ba makapagbakasyon kayo sa Tagaytay overnight buong grupo for 500? Yes! Pwede na ba? Mapayag ba si Santé? Yes! Palakpakan naman natin. And also, yung Pico de Loro natin. Ito po ay sa Nasugbu, Batangas. Ladies and gentlemen, ito po ay exclusive. Pag sinabing exclusive, sige po. Exclusive, hindi pwedeng pumasok ang hindi miyembro ng Pico de Loro. Kasi membership, ano po to, beach club. It's a membership beach club. You cannot just swim there nang hindi ka unit owner. Mga kapatid, ang unit dyan, 10 million minimum. Isang unit. Para matahimik sila. Sabi mo, nakapunta talaga ba? Nakakapasok tayo dyan, nakakatulog tayo overnight kasi may unit si Santé. Up and down. Tama? At ang good news, all you have to pay for is the entrance individual. Pero yung house, yung townhouse sa loob na two-story, sino kapunta lang? Marami naman leader, dito tayo nagliliwaliw. Ito po, pinahihiram ng Santé. Dati po libre. Tama? As in, wala tayong binabayaran. Entrance lang. Do you agree? Naalala niyo pa? O, ngayon po, sorry, for 2018, meron akong announcement. Katulad ng Tagaytay, may bayad na siya. Okay. Nalungkot kayo. 1,000 lang. Di ba? Kasi naisip namin, Tagaytay nga, 500. At least may bayad. E, mas maganda yung Pico. Bigyan natin ng konting bayad. Alam niyo, yung 1,000, it's just for the cleaning and everything. Okay lang po ba yan? Yes. Okay. Ang mahal, no? Nakapagbakasyon ka sa Pico de Loro, 1,000 buong grupo. So kung 10 kayo, magkano lang? Tigi 100 lang kayo. Okay, di ba? Palakpakan naman natin na Santé. Ang ating yate. Gusto ko ma-appreciate nyo eh. Hindi ka pwedeng pumunta sa Manila Yacht Club, tama? At sabihin mo, magpipishing lang po kami, may tala akong pamingwit dito. Hindi pwede. Tama ba? Because the Manila Yacht Club is exclusive, of course, for the club members. Pero dahil, again, member na naman si Santé, member din tayong lahat. Palakpakan natin.
Okay, sir, makakapasok na kami sa yate. Eh, may yate ba doon? Opo, may yate rin tayo. Okay, may yate tayo sa panglimang parking, prime location yung ating ano, pwesto doon. Meron andun yung ating Santé yacht. Okay, naghihintay si Kapitan doon. Okay, at tayo ay dadalhin sa MOA. Imagine mo, dali ka sa MOA, nood kang fireworks, merienda kayo, kwentuhan konti, dala kang red wine, Emperador like, bahala ka. Huwag naman, red wine naman. Red wine na, red wine, sabay talon, tama mo. Gusto ko yun. Di ba? Ayoko ba na, social lang pagpakamatay mo, di ba? Sa Manila Bay pa. So itong Santé yacht, hanggang maximum 30 people. Pero of course, hanggang mga 20 lang po. Okay? And napansin namin, para may konting value naman, 300 per hiram. Okay lang ba? Grabe, parang tricycle lang hiniram nyo, ha? 300, napakamura. Okay, so palakpakan natin yung properties. Question, maganda ba? Yes! Mabait ba si Santé? Pinahihiram sa atin? Yes! Sobra naman, di ba? So ano ba po? Meron tayong tri-team. Yan, di pwedeng ipahiram yan. Ito po yung ating sinusuportahang sports team. Part po niya si Kuya Kim Agenza. And of course, ang ating CEO, si Mr. Joey Marcelo. Palakpakan po natin ang tri-team. Now, so that is Santé. Ganong katibay, ganong kabait. Ngayon, pakilala natin ano ba ang produkto ni Santé. Okay, sino po siya? Siya po si... Sino yun? Si Dr. Yoshihide Hagiwara. Huwag niyo po siya hahanapin dito. Hindi po siya dito nag-o-opisina. Siya po yung sumakabilang buhay na. Si Dr. Yoshihide Hagiwara. Siya po ang scientist at doktor na nakatuklas kung ganong kahusay po ang barley grass. Ang produkto namin hindi yung barley grain kasi 'di ba meron yung grain yung parang bigas, yung tumubo. Yung po yung pinaka plant na, yung pinaka tagdon. Yun nga bunga. Okay, pero tayo po bago pa siya maging actual na barley, yung barley grass. The first few centimeters kasi na discover ni Dr. Yoshihide Hagiwara yung young barley grass. Kompleto ang vitamins, minerals, amino acids and enzymes. Tinawag po yan na total complete food recognized by science as the most nutritious of all plant food, containing a broad spectrum of vitamins, minerals, amino acids, enzymes. Diba? And a partridge and a pear tree. Kompleto. Christmas na kasi. Okay? Which our bodies needs for proper functioning of organs. Maganda ba? Yes. Ibig sabihin, lahat ng kakailanganin ng katawan para sa'y mag-function ng mahusay, kayang ibigay ng barley. Palakpakan natin yan. Kaya sa total, complete food. Okay, ito po yung micronutrients found in barley. Ay, sorry. Napakarami po niyan. This is more than 80. Okay, vitamins and minerals. Kaya sa tinawag na superfood. Sabihin nyo nga superfood. Pag sinabi pong superfood, you can actually exist. You can survive the whole day kahit ito lang ang i-take mo at water. Okay? But of course, do not forget to breathe. Okay? Okay daw, kahit di na huminga. Barley, tubig, at hinga. Buhay ka. Kahit wala kang solid food na kainin. Because, yung mga solid food naman natin na kinakain, alam na alam mo lang yung sustansya na kukuha dyan. Tama o tama? Yes. Sa umaga, ano kinakain ng Pinoy? Sinangag. Ako na ang sasagot. Tama o tama? Yes. Nananahimik ang bahaw, isasangag mo. Tama? Wala siyang mantika nung sinaing mo kung bakit nag-isa ka ng bawang at pinrito mo siya. Tama ho ba? So, healthy sana si kanin, kaso sinangag mo. Ano nakukuha sa kanin? Carbohydrates. Kailangan mo yan para sa maghapon. Pero aside from carbo, wala na masyado. Nagprito ko ngayon ng itlog. May protina, pero may kolesterol. Dahil hindi kompleto na itlog lang, magpiprito ka ng tuyo. Delikado ang atay ang kidney mo dyan. Tama o tama? Kasi sobrang sodium po yan, napakaalat. So ano kuha mo? Sodium, protina, kolesterol, carbohydrates. Aside from that, wala na. Kaya, ideal na ikaw ay mag-take ng barley. Kasi hindi lang naman, carbohydrates ang kailangan mo. Tama o tama?
Ang Santé po, lahat ng kailangan ng katawan, pinoprovide niya. Palakpakan natin. Next, tayo po ay approved ng BioGrow. Pag ang BioGrow po ang leading certification agency sa buong New Zealand na nag-a-approve ng pagiging organic ng lupa at ng pananim. Pag sinabing organic, pag sinabing organic, walang pesticide, walang insecticide. Okay? Delikado po ang sobrang pesticide at insecticide sa ating mga nakakaing gulay. Tama o tama? Kasi yan po ay bygone. Okay? Ang number one na insecticide or anti... Ano yan? Basta yun. Insecticide, pesticide. Sa buong mundo is herbicide, is Bayer. Alam niyo yung Bayer? Siya yung gumawa na bygone. Kaya nga Bayer. Okay. Ngayon, sila yung number one pagdating sa mga pesticidyo. Okay, ngayon pag ikaw ay bumili ngayon ng petchay or ng lettuce sa SN, di ba pinipili mo yung walang butas? Alam nyo ba, yung pinili mong walang butas, iniwasan ng insekto? Kasi mataas ang pesticide. Iniwasan ng insekto, ikaw mong kumain, edi wow, di ba? Mga kapatid, importante, tama ba? Importante, kinakain mo this... Ano? Organic. Ngayon, kung wala ka naman choice, nakapamili ka ng petchay na malinis na malinis, at least ibabad ng matagal sa tubig. Okay? Sabunin ng joy bago banlawan. Para... joke lang po yan. So ito, nakakasiguro ka na ang iyong ano, produkto ay organic, walang pesticide. Palakpakan naman natin. Ito po yung ating plantation sa New Zealand. Ah, galing, no? So ngayon po siya ay Santé, New Zealand. Ito po yung ating mga produkto. Okay ba kayo? Yes! Sa mga bago, siyempre ang tanong, naku, damo ang produkto nila, paano kaya kinakain yung ngata-ngatain ba namin yan? Hindi po. Na-process na po ng kampanya, ito po ay naka-powderized in form of sachet, inaluan ng konting pampatamis na stevia, natural din po yun, at naka-capsule. Okay. So, yung naka-powder or naka-sachet, 3 grams per sachet sa isang box, 30 sachets. Malinaw pa? Then, available din po sa capsule, 500 milligrams, 60 capsules per box. Okay. Kung tatanungin nyo, ano mas maganda, same lang. Pero kung gusto nyo malakas ang tama, dito tayo sa juice or sa powder. Bakit po? Ang katumbas ng isang sachet, 6 na kapsula. Available po ang aming produkto sa box, 30 sachets, pero kung gusto mong makarami ng konti, sa canister, may additional kang 6 to 7 sachets. Okay, so mas okay po ito, mas maraming laman. Palakpakan po natin ang Pure Barley and Barley Pure. Available na rin po yan sa tinatawag na Pure Barley Premium. Ang ginamit naman po dito, Coco Martin, Coco Sugar. Okay, yan po yung ating Pure Barley Premium. Next, Daily C. Okay, vitamin C, you take it daily. Malinaw? Okay, kaya siya tinawag na Daily C. Siya po ay non-acidic. Kasi marami pong vitamins, ascorbic acid, nakakapangasim na sikmura. Okay, so ito po, non-acidic vitamin C. Palakpakan po natin ating nutraceutical products. Next, our health beverage and snack series. Starting with our beloved Fusion Coffee. Okay, meron akong naringga na bagong distributor. Ang basa dito, poison. Poison to. Hindi ko pwede sabihin ko sino. poison coffee tayo na rayo. Kaya tayo pwede. Fusion Coffee, basahin na mabuti ha. Kaso na no? Fusion Coffee. Magtatanungan, sino kaya yung Poison Coffee? Fusion Coffee po mga kapatid. Sino dito nagko-coffee? Lahat tayo. Ang kinakape natin, dati, walang nutrients, walang vitamins. Tama? Saan ka nakahanap ng kape? Vitamins, minerals, amino acids, enzymes, kumpleto. Kasi itong coffee na to, special, hinaluan ng barley. Palakpakan naman natin. May bago siyang version, yung Boost Coffee. Okay, yung Boost Coffee, nakakapagbaboost ng lakas. Okay, para sa mga kalalakihang edad 40 pataas, kailangan niya ng boost. Bakit po?
Pag si Kapitan medyo inaantok-antok, okay, kailangan ng konting boost. Sinaluan po ito ng tongkat ali. Okay, so kung dating gaganyan-ganyan, gaganon bigla. Okay, yan po yung ating boost coffee. Palapakan naman natin. Enjoy na enjoy yata ako ngayong gabi ito. Choco barley. Ano ba to? Choco no barley o barley na choco? Choco barley po. Okay, so ito po ay chocolate na hinaluan ng barley. So kung dati ang iniinom na Milo at Ovaltine na dinerecho na, no? Nakabidyo ba ako? So iniinom dating chocolate drink ng mga anak nyo, Milo, Ovaltine. Laging pinag-aawayan, mas masarap, no? Milo o Ovaltine. Okay. Ang totoo niyan, Ovaltine. Kasi, ay, di Milo pala, Milo. Kasi ibig sabihin ng Milo, masarap inumin, lasang Ovaltine. Ano yan eh? Titos of Manila eh. Okay. Ito po ay brain booster. Okay, yung mga kailangan na brain vitamins ng anak nyo na po-provide po ng Choco Barley. Of course, pwede sa kids, pero pwede rin sa adults. Malinaw, brain booster meaning, kung medyo mahina ang memorya ng anak, nire-review mo na 10 times, hindi pa rin matandaan, painamin mo Choco Barley, magugulat ka, mas mabilis, magaling ang memory retention niya. Okay, so kung may problema kayo sa mga results ng exam nila, painumin nyo po 2 to 3 weeks before exam. Okay, magugulat kayo, mag-i-improve ang grades. Okay, pero warning, make sure ni-review mo. Okay, kasi baka hindi mo ni-review, bagsak pa rin yan. Okay, kasi honestly, may lumapit na sa akin. Medyo nagtatampo, sir, iyan, pinainom ko yung anak ko, isang pichil nga, pinaubos ko, sakit na ng tiyan. Diba? Ano pa nangyari, ma'am? Bagsak pa rin, ano ba nangyari? Eh, kung ma'am, ni-review niyo ba? Wala ka namang sinabi. Okay, so warning, kailangan po magre-review. Palakpakan natin. Choco Barley. Mga kapatid, pwede rin ba sa mga elders? Lima elders. Adults. Okay, pwede rin po. Brain, for brain, better brain function din. May kaibigan ka ba may utang sa'yo? Ha? Sa susunod na bibisita sa'yo, painumin mo. Tama? Pagdating na pagdating, magkunaw ka agad, mare. May paiinom ako sa'yo. Di ba? Ngayon, painom mo. Mahal, mare, minaalala ka na. Niya, pero hindi aamin. Wala pang pakonsensya kasi. Pang brain function lang. Palakpakan natin ang Choco Barley. Next, green tea with L-carnitine. Okay? Ito po ay mataas ang L-carnitine content. Alam niyo po yung ano yung juice na iniinom na may L-carnitine? Fit and Right. Fit and Right. Meron din, no? Fit and Right. Yung Fit and Right na juice na ini-endorse ni John Lloyd. Okay, times 5 po ang L-carnitine content ng atin. Times 5. Palakpakan niya naman yan. 10? Times 10 pala. O, nabago na. Sabi ni Ma'am Shirley, times 10 na. O, ang bilis nagpalit, no? Time, dumating ka lang, times 10 na eh. Okay, kasi kalahating sa Shailan tiniplo ko eh. O, palusot, palusot yan. Palusot, palusot. Okay. Green tea, lemon with L-carnitine. Okay, so yung barley nakakatulong. Of course, the nutrients. Yung L-carnitine, nakakapagpabalik po ng dating metabolismo ng katawan. Yung burning capacity. Kasi yan po ay bumabagal kapag umiedad. Kapag babae, starting at 25, 26, nag-iiba na. Ang lalaki, 30. Kaya pag 30, medyo meron ng bumibilog-bong, di ba, dito. Yung kababaihan, 25, kahit konting rice na lang, lumalaki pa rin. Tama, di ba? Kasi nung ikaw ay 14 years old, sa mga babae, nung 14, 15 years old ka, teenager, dalawang rice, hindi ka tumataba, tama? Nung ikaw ay umedad 30, half rice na lang, tumataba pa rin, 1/4 rice na nga lang. Di ba? Yung iba, inamoy na lang talaga, tumataba pa rin. Grabe, inamoy lang yung rice, tumataba. Kasi po, bumagal na yung metabolism. Pero pag uminom ka ng green tea dahil mayaman niya sa L-carnitine, babalik yung dating alindog. Okay, so ito po yung ating balik alindog green tea. Palakpakan naman natin. Last, ito yung ating fiber energy. Sino dito alam ang fiber? Ano yung fiber? Sir, internet po namin yun eh, fiber. PNDT fiber. Hindi, yung
Ang bagal nga po eh. Yung fiber energy, mga kapatid, combination of three powerful fiber. Namely, barley, chia, and oats. Familiar kayo sa oatmeal? Yes. Yun yun, yung oats, barley plus chia. Yung chia po mayaman sa omega-3 fatty acid. Maganda sa brain. Yung barley, alam na natin, mayaman din sa fiber. Combination po ito, pwede nyo i-take ng breakfast or merienda. Anong good news? Okay? Since mataas ang fiber content, nakakatulong sa digestion. Ang digestion ay isang bagay na hindi minsan natin na ikukwento sa ating pamilya. Tama o tama? Kapag na-alarm ka na lang dahil 1 week na, tsaka ka lang nagsasabi, mahal, alam mo, weeks na rin na yung ano ko, hindi pa lumalakas. Tama? Oo, nakakatakot pag ano, mga 2 weeks inabot, di ba? Quincenas katapusan na lang nagbabanyo. Mga kapatid, it is not a laughing matter because yan po ay toxins. Do you agree? Hindi po pwedeng naiipon dyan. Kasi tayo kain ng kain everyday, 3 times a day, major meals, tama? Imagine mo, 3 beses ka kumain. Kinabukasan, wala kang inout. May problema. Tama ba? Lahat ng major na ugat ng ating katawan, kumukuha ng sustansya sa sikmura. Alam niyo ba yan? Nakadugtong yan dyan. Ngayon, kung halaman nun, hindi sustansya, kundi toxins ang na-absorb niya. Toxins. Bumabaho ang balat. Tama? Malagkit ang pawis. Di ba? Pag nagsalita, iba ang... Iba ang... Di ba? Parang bitukan. Okay? Kasi po, yung toxins, nandun, ano po nyo? Importante ang fiber. Pag nag-take ka nito, guaranteed po. Pagkainom, sundan mo ng 1 o 2 basong tubig. Bibilang ka lang ng 10 to 15 minutes. Napakadali na po yung pag-out. In fact, excited siya. Bago ka pa makaupo, nauuna na. Papagpagin mo na lang. Palakpakan natin fiber energy. Kulang info. Hindi ko pwedeng hindi sabihin. Taas ang kanang kamay. Nalimutan ko eh. Sige, taas po. Huwag kayo mahiya. Kuya ba, may aircon ba? Parang napawisan ako dito. Magmula sa dulo ng daliri hanggang ilalim ng sigo. Sige, sukatin niyo po. Ganyang kahaba ang dapat mong mailabas. Okay? Huwag kayong matakot, hindi ganyang kataba. Okay? Cesarean yan. Pag ganyang kataba. Ganyang kahaba. Huwag kayong mag-alala, pwedeng installment, 2 gifts. Sa umaga at saka sa hapon. Sir, paano ko masusukat pag dudugtong-dugtongin? Huwag na po. Huwag yan ang pagdugtong-dugtongin. Okay, pero ang good news niya, pag nailabas mo lahat yan, malinis. Yung system. Palakpakan natin ang fiber energy. Are you enjoying? Yes! Ako din, nag-enjoy ako. Next, ito yung ating sebon. Okay, so obviously, ito ay sabon. Di ba? Ito pong sebon, French word na naman, which means it's good. Okay, ito po ay goat's milk plus papaya plus barley. Yung papaya, of course, nakakaputi ng mukha. Yung goat's milk, nakakabanat. Okay? So, use in moderation kasi baka masingkit ka kapag na-overuse. Yan po yung ating sebon. Palakpakan natin. Anti-aging soap. Meron din tayong moments. Sanitary napkin and panty liner. Wala po siyang barley. Okay? Kasi pag nabasa, baka tumubo makate. Aawayin niyo po kami. Ito po ay may negative ion na nakakatulong para matanggal po yung mga namumuong hindi maganda sa reproductive organ ng babae. Okay? So yung mga namumuong mayoma, mamagnetin po yun ng negative ion. Tsaka, ang ating pong moment sanitary napkin, made from cotton. Okay? Hindi po siya recycled paper. Kaya, very, very safe. Palakpakan natin ang moments. Yan. Maganda pa yung mga produkto? Yes! Meron pa, hindi ko pa natapos. Ito po yung ating fresh and clean toothpaste. Okay, wala po siyang fluoride, wala rin siyang paraben. So, yung fluoride po kasi, hindi masama, basta hindi malulunok. Kasi nakapagpatibay ng enamel ng ipin. Clear? Ang problema pag nalunok, tayong matanda, hindi na nakakalunok ng toothpaste. Kasi alam natin, dapat iluwa. Ang problema, yung mga anak natin, hindi naman marunong pa magluwa. Minsan pag tinututbrushan natin, pag sinabi mo luwa, lulunokin muna. Yung naiwan, yun lang yung mailuluwa niya. Sa katagalan, meron po yung masamang effect sa brain at sa sikmura ng bata. So good news, ito po ay walang fluoride, wala rin po siyang paraben. Okay?
So, basta po ang gagamit, walang bulok na ipin, walang sira sa ipin, at walang halitosis. Alam niyo halitosis? Yung bad breath na dito nang gagaling. Okay, kasi buo yung ipin. Makikita, wala sira ipin, pero bad breath. Barley po ang kailangan. Pero ito hanggang walang halitosis, walang bulok ang ipin, pag nag-toothbrush, gumamit po nito, napafresh yan ang bibig. Okay, pag ginamit niyo po ito, or pag hindi niyo po ito ginamit, alam na ng customer mo. Tama, kasi pag sinabi mo, ma'am, maganda to, nakakatanggal ng bad breath. No, sabi ng customer mo, talaga? Gamitin niyo po fresh and clean toothpaste together with our, kuya po, pa-aircon. Pa-aircon, fresh and clean nano toothbrush with charcoal. Okay. Ba't may charcoal? May uling ba yan? Opo, nandun sa bristles nga. Kasi ang charcoal po, nakakapagtanggal po, nakakapag-prevent po siya ng mga bakterya. Okay? In fact, bago pa lang dumampi yung toothbrush mo, umiiwas na yung bakterya. Ganyan kagaling. Yung ating toothbrush, palakpakan natin. Parang hindi na nakapanipaniwala yung iba sinasabi ko. Soleil, okay? Sabihin nyo nga, soleil. Soleil. Yeah. So yung soleil, okay? Pag hindi effective, bawal, isoleil, okay? No return, no exchange. Soleil Marula Facial Oil. Ito po ay nakakapagpabata din ng ating skin. It will make you look 10 to 20 years younger. So kung ikaw ay 40 minus 10, 30 na lang. So kung ikaw ay 20 minus 10, magmukha kang 10. Kaya pag 10 ka, huwag kang gagamit. Magmumukha kang fetus. Ipalakpakan po natin ang mga produkto. Maganda ba ang mga produkto? Okay, kung maganda ang produkto, magandang inegosyo. Tama o tama? Okay, pag-usapan natin ng negosyo, paano bang maging Santé distributor or business owner? All you have to do is purchase your activation package. Pag bumili ka ng package, automatic member ka na. Ang good news, yung investment mo, yun din yung buwan na bumalik sa'yo na actual price ng package. Huy, nandiyan pa ba kayo? Yes. Let's say, ang kinuha mo, $4,538 e-starter. Ang babalik sa'yo, $4,650. Hindi ka pa nagbebenta, yung bumalik na value sa'yo, nasa 110%. Tanong, saan ka nakahanap ng investment? Pagkabayad mo, kumita na yung pera mo. Di ba maganda? Yes. Same with the other packages. Yung e-builder, $15,988. Magkano? $15,988. Automatic ang babalik sa'yo, more than 20,000 products. Parang walang palakpak yun. $15,988, bumalik sa'yo more than 20,000. Tanong, bawi, bawing, bawi? Bawi! Yung ating e-ultimate pack, $88,988, ang babalik sa'yo nasa 100,000 plus worth of products. Galing, ha? So, yan po yung ating mga activation packages. Next! Ano ang laman ng e-builder pack? Bukod sa sinabi kong 22,000 worth of products, meron siyang 7 activated business account. Paliwanag ko yung business account. Kapag meron kang isang business account sa Santé, bawat isang business account ay kumikita ng salapi. Malinaw. Kung mas marami kang business account, mas maraming kikita ng salapi. Nalilinawan niyo ba yun? Yes. Ito ang pinakamagandang example. Meron kang tindahan or meron kang restaurant o karinderya. Isa ang mesa mo, limited ang kita. Tama ba? Kung dadagdagan mo ng mesa, dodoblihin mo, mas malaki ang kita. Yes. Kung gagawin mong tatlo, mas malaki ang kita. Yes. Eh kung gagawin mong pito yung mesa, mas malaki ang kita. Yes. Same idea. Damihan mo yung mesa. Sir, magdadagdag akong mesa. Hindi, dagdagan mo yung accounts, tama? Ang good news, if you buy the 15988 builder account, automatic you have 7 business accounts. Palakpakan naman natin. Now, meron din po siyang bonus na loading business. We call this the air load. Through your website na ibibigay ng Santé, pwede ka na rin mag-reseller ng load. Sir, ano pong load ang pwede ko ibenta? Pag ikaw ay nag-e-loading, bukod ng cellphone at SIM card mo ng Globe, bukod ng cellphone at SIM card mo ng Smart, sino ba nag-e-load dito? Di ba ma'am, bukod? Hindi naman isang SIM lahat. Ito po, lahat ng load, Sun, Globe, Smart,
kahit ano, bayantel, may SIM card ba? Lahat po nang pwedeng i-load, pwede po ibenta through airload. Bonus lang po sa ating business. Palakpakan nyo naman. Bonus lang. Oh. Baka ito yung karirin nyo, ha? Hindi ho, ito yung main business natin. Next, meron pa siyang bonus from Santé Protect worth 100,000. Tanong, sino gusto ng 100,000? Yan, buti konti lang ang nagtaas. Ito po ay insurance. Ang requirement, magliliwanag ang bahay mo, may carpet na pula. Okay? Ibig sabihin, tigok. Dahil, ito po ay bonus na lang. Kasi ito, we believe that protection is important. Do you agree? Yes. Kaya mga Pilipino, medyo hindi tayo well informed regarding insurance. Tama ba? Akala natin insurance gastos, di ko naman kailangan, pag namatay pa ako, etc. Pero, industries understand. Ang mga building, insured ba yan? In fact, pag ikaw ay kumuha ng hulugan sa sakyan, hindi mo pwede yung kunin hanggat walang insurance. Kung ang bahay mo'y hulugan, required ng banko meron ding insurance. Imagine, kotse insured, bahay insured, yung may-ari hindi, edi wow. Tama di ba? Pag nabangga yung kotse insured, nasunog yung bahay insured, ikaw na tigok, wala. Good news, bonus ko kasama sa membership mo, 100,000 insurance. May bonus pa yan, medical reimbursement. Paano po yon? Meron kang minor accident, nakagat ka ng aso, natalisod ka, nahulog ka sa tricycle, whatever. Yung basta aksidente, ha? Hindi self-inflicted. Kasi kung tumalon ka, not counted. Kailangan nahulog ka, aksidente, ha? Kailangan mapatunayan mo na nahulog ka talaga. Nahulog ka sa tricycle, nasugatan ka, gumastos ka 10,000, good news, i-reimburse lahat ng gastos. Maganda ba yan? Yes. Agat ng aso, I think motorcycle, but do not cite me on this. I think motorcycle accidents is covered also. So nasemplang ka, gumastos ka 10,000, lahat ng gasto sa pagpapagamot pwedeng mabawi if you are protected. Maganda? Yes. Okay. Pero wag na wag nyo i-claim dito right after the accident. Hindi ho kayo iintindihin dito. Tama ba? Kunwari, nakagat ka ng aso. Punta, ma'am, nakagat po kong aso. Paano to? 5,000 ko? Hindi po. Pagamot ka muna. Malinaw. Kunin mo resibo. Tapos i-claim. Malinaw po. Palakpakan naman natin. Pwedeng wala dyan, pero nandyan. Bonus. Okay lang po? Parang tumahimik kayo bigla dyan. Hindi nyo alam kung maganda o hindi. Maganda yan, pag nakagat akong aso. Okay. Ano po, next, meron tayong ultimate pack. Ito naman po ay 15 business accounts, airload, insurance, 88,000 naman to. Ang good news, automatic ikaw ay franchisee na. Okay, so franchisee ka na ng company, may additional pa ulit na discount. Bukod sa 50% ng discount sa mga produkto. Maganda na pakaganda. At good news mga kapatid, okay? Ang babalik na produkto sa iyo is nasa 100,000 pesos. Exciting? Yes. Gusto niyo ba gawin nating 1 million to? Mamaya, tapusin niyo yung presentation ko. Okay, next. Okay, so ito po 'yon. Yung ating e-builder sa e-points yan, 1,120 points. Meron mga points, corresponding points sa lahat ng produkto, pero kung gusto mo ng, kung gusto mo ng best value, sino yung magagaling mag-compute sa points dyan? 11 boxes plus 1 sebon. Tama ba? 1 sebon. Yun naman, ano maganda doon? 62? O yun, may hint na kayo, ano yung kiklaim nyo? For best value, 62 na juice plus, wala na. Sagad na yon. Palakpakan natin ito po. Yung ating mga e-builder activation. What I assure you sa mga bago, yung binayad mo, yung binalik sa yung produkto, tumubo ka ng up to 110%. Maganda. Okay, next. Ito po. Taking the business to the next level. Okay, ano po ang mga advantages of being a Santé business owner? Up to 50% discount. May business opportunity, online business system, and a global business opportunity. Okay, why do we emphasize global? Okay, kasi right now, we are expanding very, very fast. Do you agree? Yes! 2 years ago, 3 years ago,
parang kwentuhan lang po yung going international. Pero right now, hindi na po magkanda o gaga. Puyat na po silang lahat, kakakausap ng ibang lahi. Tama ba? And by the way, our newest branch sa Qatar, nandito po sila mga kapatid. Palakpak po natin na mag-open sa ating Qatar. Ma'am, kaway-kaway po kayo. Yan. So, alam na this, no? Ready na po tayo. Doha, Qatar naman. Parang natahimik kayo, di ba? Okay, oh, babilisan ko na. Ayun. Magpaparami po tayo. Sino dito ang nakikita magkakaroon siya ng downline sa at least 5 bansa? Exciting ba yun? Yes! Grabe, no? Ang mga downline mo, iba-ibang lahi. Di ba? Ang gising mo, paiba-ibang oras din. Di ba? Wala ka ng tulog. Di ba? Wala ng tulog. Kasi gising yung Nigeria ko, di ba? Pag matutulog ka na, ito na naman yung ibang bansa. Di ba? Ang hirap ng problema natin. Wala ng tulog. Di ba? Retail. Paano kumita sa retail? Of course, tayo po isa sa pinaka-generous na magbigay ng discount up to 50%. Imagine, bibilisan ko na lang to, capsule. Alam niyo yung capsule? Yes. Kaya ang selling price niya, 900. Pag kumili ka 1 box, 30% discount ka, 600 pesos. So, ang profit mo is 300. Now, if you buy the 3 plus 1, you can avail of up to 50%. Okay, sa mga bago, mabibili mo siyang 450. Mabibenta mo siyang 900. So, ang puhunan at tubo, magkasing price. Di ba napakaganda? Yes. Di ba? Yung Bombay nga, yung mayaman sa 20%, tayo pa kaya 50%. Palakpakan niya naman yan. Next, another way to earn is through invitation. Sino dito may mga kaibigan? Kakilala. Pwedeng maimbita, gustong gumamit ng produkto, pwedeng magnegosyo. Kikita po tayo tuwing tayo ay nag-i-invite at yung ating na-invite, nag-member, naging part ng Santé. Malinaw? Okay. Halimbawa, ang na-invite mo, ang binili ay e-starter. Ang commission mo magkano? 300. Pag ang binili niya po ay builder, 1,000. Pag ang binili niya po, ultimate. By the way, international na tayo, hindi na ultimates. Ultimate. Wow. Paulet. Ihirap naman, sir. Ultimate na lang, sige. Ultimate pa, 5,000. Malinaw? Yes. Good news. You can invite and sponsor as many as you can. Walang limit. Okay? Gusto mo, may 5 sa Nigeria, 5 sa Hong Kong, 5 sa Singapore, 5 kung saan, sa Zimbabwe. Wala pong limit. Exciting? Yes. Okay. You can invite, sponsor as many as you can. Yan po mga binibili nila, bukod sa direct referral or fast start, meron ka pang points na naiipon. Malinaw po? Kapag starter, 1 point. Pag builder, 3 points. Kapag ultimate, 15 points. Okay. Lahat po ng points na yan is to be multiplied by 500 pesos. So, 1 point, 500. 3 points, 1,500. 15 points is... daming F. Infinity kasi. 15 points is 7,500. Listen. Pwede kang kumita dito daily. Paliwanag ko. Okay lang? Yes. Kita nyo ba? Okay. Tasuloy mga bago. Yan. Eto po ah. Ganito po kasimple yung negosyo. As simple as left and right. Okay. Nung bata tayo, tinuturo na sa atin to. Tama? I have two hands, the left and the right. Hold them up tight, so clean and... Oh, very good si Apple. Ano daw? Watch them. So, ano? Watch them softly ba yun? Wash! Ah, wash. Sorry. Kala watch them. See you! Okay, ikaw. May na-invite ka, kaibigan mo, si A. Bumili, let's say, ng builder. Magkano ang fast start niya? 1,000 pesos. Na-invite mo, si B. Bumili ng builder, magkano uli? 1,000. So, 2,000 na. Sabi sa infinity point, any point sa left, nag-match or nag-link sa right, counted as one link. So, since ang isang builder, 3 points, builder dito, 3 points, 3 links. One link, ano, 3 links times 500, magkano? 1,500. So, basta builder, 1,500 po yun. So, ang kinita mo ni you,
1,000, 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
Pang Starbucks? Pambiling sale na damit? Huwag na sale. Pwede na to, panggala, pandit, sobra na yan. Ngayon, si A, pwede rin gawin yung ginawa mo. Let's say si A at si B na balitaan, nagsashopping ka sa galeria. Diba? Inuubos mo yung 3-5 na commission mo. Sabi ni A, huy, alam mo ba? Yung nag-invite sa atin, si U, nandun sa galeria, nanonood ng sine. Bakit? Kumitang 3-5. Anong ginawa? Ni-recruit tayo. Di ba? Okay. Gumanti tayo. Ang gagawin natin? Recruit din tayo. Di ba? So, ang ginawa ni A, kumuha rin ng dalawa, si 1 at si 2. Kasi sabi nila, ang lagay ba si U lang may 3-5? Make sense? Si B, kumuha rin si 3 at si 4. So, same din. Yung kinita ni A, ni U, kitain din ni A. Kasi bakit? 1,000, 1,000, 1,500, si A may 3-5 din. Fair? Yes. Patas? Si B, kumita rin ng 1,000, 1,000, 1,500, may 3-5 din siya. Pero may bonus. Since ito ay infinity. Ano sa Tagalog yung infinity? Sure kayo? Nag-isip eh, no? Infinity, walang katapusan. Infinite, hanggang, wala nang dulo. Infinite nga eh. Hanggang kailaliman, lampas sa whiteboard na to, hanggang felt paper, hanggang flooring, basta may pumasok, ma'am, sir, 1-5, kung builder. Eh, paano kung ultimate? 7-5. Ha? 7-5. Pwede kayo na-excite? 7-5, infinity. Hindi pa rin sila na-excite. Okay. Hindi nila ma-ano, makompute. Mahirap compute. Balik tayo sa 1-5. Si Yu, kilala pa ba si 1, 2, 3, 4? Pwedeng kilala, pwedeng hindi. Tama o tama? Kahit hindi nga kilala, pumasok pa rin yung points nun sa left and right mo. Clear po? So, 3 points, 3 points, 1-5. 3 points, 3 points, 1-5. Sa ayaw mo sa gusto, meron ka na namang 3,000. Pwede na? Yes. Ngayon, si 1, 2, 3, 4, pwede ba kumuha ng left and right? Yes. May another 6,000 ka na naman. Doblehin mo yan, si ilalim niya, kumuha na naman ng left and right, another 12,000. Exciting? Yes. Hanggang sa dumami ng dumami, nag-recruit, nag-invite, dumami, left, right, 1-5, 1-5, 1-5, hanggang di ka pumapalakpak, 1-5, 1-5. Infinity! Hanggang makarating ng ibang bansa pag may pumasok, 1-5. Maaabala lang ang tulog nyo sa gabi kasi 12:30 po yan tinetext. Diba? Misan, sarap-sarap ng tulog mo. Tutunog. Nokia. Tinining, tinining, tinining. Ano ba yan? Storbo? Diba? 7-5. Wow! Diba? Wala na ba? Wala na ba? Okay. Maganda? Yes! Yan po yung infinity bonus. Okay? Isang account pa lang pinag-uusapan natin. Eh, paano kung 3 accounts ka, lahat yan kikita? Kung 7 accounts yan, lagyan mo ng laman, umandar, lahat yan kikita. Exciting? Yes! May discuss ko po yung ultimate pack strategy. Okay, so yan po yung ating infinity bonus. Tanong, kikita ka? Yes! Palakpa ka naman natin. Next, mga kapatid. Bukod sa income mo from the initial package, sabihin nyo nga initial package. Initial package. Yun yung unang package na binili ng nagmembro. Malinaw? Next month yan, hindi na bibili ulang ng package. Siyempre, ang bibili niyan, yung kailangan niyang gamitin or pa-order niya. Malinaw? Okay? Kapag kayo ay bago member na kay last month at pinabili uli kayo ng package, makahalata ka. Tama? Apply. Buwan-buwan na lang ba ito? Hindi ho ganun ang negosyo natin, ha? One time ka lang magme-member. Not unless gusto mo talaga magdagdag ng account. Malinaw ba? Yes. Iba kasi, uy, member ka ulit para may 1-5 uli ako. Hindi ho ganun, ha? Okay. Ito po ang tawag dito, residual income. Ito po ay income galing sa paggamit ng produkto ng mga naging membro. Balik tayo saglit dito. Sa sistema na to, dadami ba yung member? Yes. Yes. Next month yan, o sa mga susunod na buwan, pag bumili yan ng produkto, yung ibebenta niya o gagamitin. Malinaw? Bawat bibili na product ng mayan, meron kang komisyon hanggang, pakibasa? 10th level. Okay? Hanggang 10th level. Pag medyo taga Cebu, Libil,
Kaya, sorry eh. Okay. Ball. Grupa! Okay, first level. Hindi, papatawa lang ako. First level hanggang 10th level. First level hanggang 10th level, mga kapatid. May commission tayo. Magkano? Kala ko 16% na nagtaas. 10, 15, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 10, 10. Kung bakit ho ganyan, si CEO walang nakakalam. Kaya yan po yung porsyento na binibigay sa bawat bibiling produkto. Malinaw? Yes. Ibig sabihin, sino ba si first level? Ito yung recruit sponsor na sponsoran mo. Siguradong sigurado ako, kilala mo to. Tama o tama? Yes. Si second level, invite ni first. Pwedeng hindi mo na kilala, hindi mo na kaibigan. Tama? Pero pag bumili, may 15% ka. Huy. Tuwing ikaw ngayon ay nagkakape sa umaga at naaalala mo, ang dami kong second level members. Ang panlasa mo na sa fusion, hindi na lasang kape, lasang 15% na. Kapag nagtutoothbrush ka sa umaga, hindi na lasang toothpaste, lasang 15% na. Exciting yan pag naghihilamos ka na, 15%. Okay, second level yon. Third level hanggang 10th level, meron pa rin. Exciting? Yes! Gusto ko makita nyo to. First level, kilala mo. Second, baka hindi na. Lalo yung third, hindi na. Yung fourth invite ni third, si fifth invite ni fourth, and so on, and so forth. Pag bumili ng produkto, kahit saan lupalop ng Pilipinas, saan lupalop ng mundo, may commission ka. Exciting? Yes! Okay, eto pa ang bonus. Kapag ikaw ay nakarating sa executive, nasaan yun? Sa kabila. Okay, dito yan. Pag nakarating ka sa mga executive position, sabihin nyo nga executive position. Executive. Yan po ay nagsisimula sa gold, ED, platinum, at diamond. Pagdating sa diamond, may sarili pa ulit competition yan. Okay, diamond royalty bonus. Dito muna tayo sa executive position. Paano maging gold? Simple lang po. Mag-ED ka muna. Paano ba yan? Paliwanag ko. Okay lang? Sabi ko kasi medyo mahabang marketing plan. Okay. First position is ED. Sabihin nyo nga, ED? ED. Okay, ED, wow. Paano maging ED? Kailangan mo lang ng 16 personal recruits. Malinaw? Yes! Kapag 16 na, ED ka na. ED, wow! ED ka na. Tawag dyan, executive director. Ngayon, para makarating sa mas mataas na executive level, next is gold. Para maging gold? Out of the 16, develop 3. Nagagawin mong ED, you become gold. Palakpakan natin. At kapag gold ka na, meron ka ng 4% infinity. Meaning, beyond 10 levels, meron ka ng 4% lampas sa 10th level. Ibig sabihin, 11, 12, up to infinity, basta bumili ng produkto, plus 4. Clear? Yes. Clear, malinaw? Yes. Michelle? Malinaw. Okay. Next, here. Platinum. 3 EDs, dagdaga mo ng 2, magiging 5 ED, very good. Meron ka na ngayong, additional 7% infinity. Clear, malinaw? Malinaw. Paano maging diamond? Yung 5, dagdaga mong 2? Magiging diamond ka pag meron ka ng 7 EDs, 10% infinity. Kahit sa ang lupalop ng mundo, bumili ng produkto, 10%. Maganda? Yes! Imagine kung meron kang 10,000 distributors sa 5-10 bansa, bumibili lang ng produkto every time they drink at least once a shake a day. Hindi kasama yung sachet, yung laman lang. Ang hirap tunawin nun. Okay, nagko-consume lang. Eh, paano kung nagbenta ba? Tama ba? Yes. Exciting? Yes. Meron tayo dito simulation. Sabihin nyo nga simulation. Simulation. Spell simulation. Sample na lang. Okay. Meron tayo na itong sample competition.
kunwari, ikaw ay naka-invite ng lima. Kaya? Yes. Okay, actually, hindi ka na naglalayo dyan. Baka mag-anak, pinsan mo pa to. Tama? May invite kang lima. Yung lima, ang kailangan lang gawin, gayahin ka. Kausapin mo mabuti. Kasi huwag kang kukuha ng hindi kukuha. Tama ba? Kasi matitigil yung negosyo mo. Kausapin mo, ikaw ba user lang o magne-network? Kailangan malinaw, tama ba? Kaya mo ba lima? Pag umuo, pasok siya sa grupo. Tama ba? Uy. Ang strip syempre, no? 80 mil naghihintay. Ay, nasabi ko na talaga. Lima. Ang gagawin ng lima, kukuha din ng lima. Fair? So, 5 times 5, 25. Times 5, 125. Hanggang PIP level, aabot ng 3,125. Mga kapatid, nakalagay din, assuming everyone will buy one box only per month. Sa Tagalog, isa. Malinaw? One box every day, one sachet lang. Ganong kadali yung negosyo? Buksan ng kahon, kumuha ng isang sachet. Buksan ng sachet, itaktak ang laman. Lagyan ng tubig, inumin. Kaya? Once a day. Bawal magdalawang sachet, wala kang iinumin sa katapusan. Malinaw po? Kakausap ka lang ng limang tao na kayang gawin, kausapin mo mabuti. Yung lima, mare, masinsinang usap. Ikaw ba kaya mong gawin yung negosyo? Pag tinanong, anong gagawin, mare, ganito lang kasimple. Buksan ng sachet, itaktak ang laman, buhusan ng tubig, inumin once a day. Kaya o kaya? Pag hindi na kaya, mag-usap kayo mabuti. Mare, pambihira, may isang sachet, nagkasira pa tayo. Hindi mo nagawa. Kaya o kaya? Kaya! Yung lima, kukuha din lang lima, ano sasabihin sa kausap niya? Pag tinanong, anong gagawin sa negosyo? Paliwanag mo ulit, maging matsaga, 80 mil to eh, tama ba? Buksan ng sachet, itaktak ang laman, lagyan ng tubig, haluin na ng main once a day. Kaya, kaya? Kaya! Pag hindi na kaya, naku, sorry. Up to the fifth generation, fifth level. Pag nagawa ng bawat isang membro, one box per month, meron kang 80 mil or 79,200 monthly. Tanong mga kapatid, paano sir kung 3 plus 1 ang binibili namin lahat? Kasi mas mura. 18 times 4 mo to, nasa ang income mo dito siguro mga times 3. Kasi dahil sa points, 200,000 to. Walang reaction. 200,000 to monthly, kinompute ko na. Huwag na kayo mag-compute. Yung 79,000 kung 1 box, kapag 3 plus 1 po yan, automatic 200,000 per month. Same number of people. 5 by 5. Ay, okay lang kayo, Jay. Palakpakan naman natin. Sir, paano po yung PIP level pag nag-invite? Paano nga? Eh, hindi naman bawal yun. Tama ba? Pag nag-invite sila, sorry ka na lang, may sixth level ka. May kita ka pa rin. Another, 625,000. Ang total mo, 704,000 monthly. Alam niyo ba't mahina reaction niyo? Hindi kayang absorb ng utak mo yung 700,000. Yung 79,000, alam mo gagawin mo dun eh, tama? Kaya palakpakan kayo. Nung 704,000, parang scam na siya. Sadong malaki na. Pero believe it or not, yan po, mathematics. Exact mathematics, tama? Screen capture mo? Screen capture mo? Uy, teka lang. Teka lang. Nasaan na siya? Screen capture mo siya? Ngayon, screen capture mo. Compute mo sa bahay. 5 times 5, di ba? Up to PIP level, 79,000. Kahit magtago ka sa tukador, yan ang lalabas. 79,000 talaga. Kahit kurot-kurotin mo yung leeg mo, wala. 79,000. Palakpakan nyo naman. Exciting? Yes! Mga kapatid, sino dito gusto 80 mil bonbon? Ako. Yes! Di ba? Anong gagawin mo, ma'am, sa 80 mil bonbon? Ha? Pag-uopisinahin mo si Buelo sa bahay mo. Dito ka lang, umaalis. Hintay mo yung kukuhumaba, gupitin mo agad. Okay. Maganda ba yung negosyo? Bonus, meron tayong house or car allowance. Okay, bukod sa komisyon mo, may bonus, bibigyan ka pa ng panghulog sa kotse, panghulog sa bahay. Maganda? Yes!
Next, meron pa tayong mga Santé incentives. Okay, starting with Santé Extreme Incentive. Sino yung nandito kanina 6:30? Palakpakan po natin mga nandito. Kahit wala, okay lang. Kanina po nag-award kami. Dalawang iPhone 7. Ilang MacBook yun? Dalawang MacBook. Dalawang TV. Ang dami, Lenovo. Tapos nag-Asian Cruise. Uy, okay lang kayo. Lahat yan ay libre. Okay, explain ko saglit yung kotse para sa mga bago. Hindi in-explain yung details. Explain natin para sa mga bago. Sino gusto magkakotse? Sila! Yan, hindi lahat nagtaas. Ulitin ko, sino gusto magkakotse? Sila! Ay, talagang magtaas ng iba, nahihiya pa. Alam niya, habang malapit na ako mag-present kanina, parang may bumubulong-bulong sa akin. Sabi sa akin, Ian, tanungin mo nga kung sino gusto magkakotse. Yung magtataas ng kamay, ililista natin. 2018, sigurado may kotse. Tama ba? Sabi nung voice na nagsasalita sa isip ko, yung hindi nagtaas, sorry na lang sila kasi hindi sila nagtaas. No? Tapos after 5 minutes, may bumulong naman. Naku, iyan ang bagong isip ko. Pwede ba tanungin mo ulit? Kasi baka nahiya na magtaas. Sino gusto magkakotse next year? May nakikita ko, nahihiya talaga. Okay lang yan. Mga kapatid, pasisimplihin ko na lang. Lahat ng points pumapasok sa left and right, kinikita mo to. Clear? Hindi babawasan ng company. Yung points na pumapasok, pwede rin niya gamitin para sa car incentive at sa travel. Ibig sabihin, hindi ka pipili. Yung points mo sa car, points mo din sa travel na libre. Maganda, napakaganda. Kanina, 40, di ba 40 pairs lang ang Hong Kong, Asian Cruise? Kung ikaw ay naka 40 points sa left, 40 points sa right, automatic, kasama ka na 6 days and 5 nights sa Asian Cruise, all expenses paid. Yung same points, yung mismong puntos na pumasok sa Asian Cruise mo, dadagdagan mo lang ng 10 points, total of 50 left and right, meron ka pang car incentive. Wow. Nagamit mo yung points sa Asian Cruise, nagamit mo pa sa car incentive. Level 1 ng car incentive, 50 pairs, okay? Ito po ay 60,000 down payment. Tapos, meron ka pang 1 year na libreng amortization worth 6,000 pesos monthly. Palakpakan po natin yung ating qualified manager. Sina ma'am na ino-orient ko lang kanina, qualified na po sila level 1 sa kotse. Palakpakan niya naman. Ayun, ha? Inaaral pala kanina yung negosyo, qualified na. Nakakainis. Ang galing, palakpakan po natin sila ma'am sa kotse. Regional travel. Ano po yung regional travel? Ito yung medyo malapit. Hong Kong, Asian Cruise, Singapore. Malinaw? Ano naman yung global travel? Yung medyo lalayo. Okay? Pwedeng Europe, pwedeng Amerika. Exciting? Yes! Honestly, sino dito gustong magbiyahe ng libre? Masarap ba magbiyahe? Yes! Oo, ng Boracay nga, enjoy na enjoy kayo eh. Di ba? Baguio nga, enjoy na eh. What more ito? Libre. Tabing ilog lang, di ba? Exciting? Yes! So yun yung mga programa. Skip ko to. Pwede bang yan, no, Kuya Aba? Mahanap mo ba dyan yung kay Sir Joe? Hindi, no? Mahirap kalkalin yung ultimate pack. Di ba, ali? Bigyan mo na lang ako ng white background. Skip ko to. May tuturo ako. Lagyan mo ako ng puting background dito ako magsasalita. Yung... Kuha ka dyan ng typewriting. Salpak mo dyan. Di ba? Anything puti. Sa... Sorry kaya ba? Hindi yan, oh. Anyway, ganito. Sino gusto kumita 1 million? Konti lang. Okay. Itong strategy na to, of course, malaking kita. Medyo mas malaking investment. Okay? Pero, believe me, ang investment na to, hindi siya super laki as the usual investment sa pagninegosyo. Okay? Let's consider the ultimate pack. Magkano yung ultimate pack? 88,988. Mga kapatid, sa totoo lang, malaki maliit? Honestly, malaki maliit? Malaki. Sa karamihan tao, ito'y malaki.
kung gastos. Kung walang perang babalik. Tama? Kung ibibili mo lang ng iPhone 10, tumingin ako kagabi, 64,000. 64 gig lang yun. Kung gusto mo higher gig, 80,000. Sabi ko, mag-ultimate pack na lang ako. Tama? Kasi itong negosyo na to, pwedeng kumita ng million, pwedeng kang kumita global. Uy, nandiyan pa kaya? Mga kapatid, huwag na iPhone. Yung 88 mo, ipasok mo sa negosyo. Alam mo, bibili mo sa 88,000. Sa panahon ngayon sa Pilipinas, second hand na tricycle, bulok. Tama o tama? Kasi ang brand new, 130. 150, tama ba? Makabili ka bang jeep sa 80,000? Wala. 88,000, may tricycle kang second hand. Tama ba? Pag ikaw nagbiyahe, nineto ka 150. Eh di wow. Nag-invest ka ng 90 mil, ikaw pa pumipila sa tricycle? Neto mo, 150, 200. Tama o tama? Kulang pa pang Jollibee yung tatlo, mag-iina, mag-aama. Tama ba ako? Pero yung 88,988 mo, pwede siyang maging 1M. Sino dito ng Thursday? Medyo nakita niya na ito. Pinresent ko ni Sir Joey. Pwede na? Okay. 88,000. Ilang heads ang 88,000 ultimate pack? 15. Okay, dito kayo drawing. Parang puti yung ibago eh. Dito na nga lang. Ha? Saan? Ah, dito. Okay ba kaya? Yes! 15 accounts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Okay, ilang legs ang pwede mong recruitin? Actually, 16. Kasi, bawat isang head dyan may left and right. Tama? Masyadong madami, 8 na lang. Bawat isang ulo, isa lang. Okay. Nag 15 heads ka, 88,000 investment mo. Sa 88,000 mo, magkano ang worth ng products? 120,000. Okay. So, automatic, ito yung ROI mo. Clear? Pag kumuha ka ng 8 na nag kumuha ka ng 8 na nag-ultimate pack, first level income mo, naalala niyo pa, around 170,000. Huy, andiyan pa kayo? Humanap ka ng 8 tao, hindi pala 88, 8 tao na mag-ultimate pack, first level income mo, 170,000. Kapag yung 8 mo, ay hindi pala, tama, yung 8 mo, kukuha lang din ng 8, kaparehas ng ginawa mo. Pag kumuha sila ng tigwa 8, ang income mo dito nasa 600 yata. Hindi, yung total na yun. Mga 600 plus. Ang total po, 890,000 kasama yung sa franchise account. Mga kapatid, i-add mo yung 120,000 worth of products, to-total ka ng 1 million pesos. Ito yan. Ang negosyante, investor, tatlo lang ang gusto maintindihan yan. Magkano investment, magkano babalik, ano gagawin? Tama o tama? Wala nang iba, yun lang gusto nila maintindihan. Magkano ba ilalabas ko? Magkano ikitain ang investment ko? Ano gagawin ko? Sagutin natin yan. Magkano ilalabas niya? Number 1, 88,988. Malinaw yun? Wala pang 80 mil. Ay, wala pang 90 mil. Second, magkano ang babalik? 1M pag nagawa yung programa. Tama? Pangatlong tanong, anong gagawin ko? Kukuha ka lang ng 8 na maglalabas ng 88. 8 people. Masasagot yung tatlong tanong. Ano ang gagawin? Kuha ko 8. Babalik ng pera ko na 88,000 is 1 million. Believe me, pag ang tao nakarinig ng 1 million, malinaw ang gagawin, malinaw ang ilalabas. Tama? Kaysa bumili ng tricycle yan, mag-ultimate pack yan. Tama o tama? It is in the matter of your execution and mindset. Are you learning? Yes. So, ngayon, dapat ultimate ka din.
Tama, kasi kung starter ka, nagre-recruit ka ng ultimate, hindi sasali. Tama, pasilip ko na account mo, one account lang sir, so. Diba? Make sure, ultimate pa ka din. Tama o tama? Minimum nga dapat, ano, builder ka. Pero nakakahiya, di ba? Pagpasingin nga ng ultimate account, yung franchisee account ka, wala po, builder lang po. Okay. Okay, are you learning? Kaya mga kapatid, yan yung strategy na gusto ko ikwento sa inyo. I hope may nakikita kayong vision. I hope may nakikita kayong exciting na sa programa niyan. Galing to sa ating CEO computation po niya. Palakpakan natin si CEO Sir Joey Marcelo. Mga kapatid, the Santé opportunity is a golden opportunity. The Santé opportunity that you can expand globally is right in front of you. May kwento po ako. Okay lang ba? Bago ko tawagin ang ating first sharer. Okay pa kayo? Yes! Sa isang malayong-malayong kaharian. Joke lang, hindi malayong kaharian. Sobrang layo, mga Dasmariñas. Okay. Meron pong isang maglolo. Yung lolo is a wise man, tapos yung kanyang apo, syempre wise boy din. Yung wise boy, believe sa kanyang wise man na lolo, pero sabi niya, sobrang wise ng lolo ko, pero titignan ko kung kaya niyang sagutin itong tanong ko. Meron siyang ginawang pagsubok sa kanyang lolo. Sabi niya sa kanyang lolo, "Lolo, sa likod ng aking kamay, meron po akong hawak na ibon. Kung talagang pong kayo ay isang wise man, huhulaan niyo po ito kung buhay o patay." Okay? So yung lolo, dahil wise man, naisip yung gustong gawin ng bata. Sa isip ng lolo, kapag sinabi kong buhay, yung ibon, pipilipitin niya yung liig hanggang mamatay. Pag nilabas niya sa akin, patay, mali ako. Pag sinabi ko naman na patay ang ibon, hindi niya gagalawin, bibigay niya sa akin, buhay ang ibon. Sumagot yung wise man, dahil wise man nga, ito ang sagot sa kanyang apo. "Apo, ang buhay ng ibon na yan, nasa sa iyong kamay. Pag sinabi kong patay, bubuhayin mo. Pag sinabi kong buhay, papatayin mo. Ang buhay ng ibon na yan, nasa sa iyong kamay. Like this opportunity right in front of you. The opportunity is in your hands. It is now in your hands and in your decision kung ang negosyong ito at ang opportunity nito mabubuhay o sasayangin mo, pinilipit mo, wala kang ginawa. Are you learning? Yes. Ladies and gentlemen, learn from the lesson. The opportunity is in your hands. 5 to 10 years from now, if you are destined to become a millionaire, you have to act and decide right now. Yes. So, thank you very much for seeing us, everyone. Yun na po yung aking part. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Parang ang bilis ko, no? 8:30 lang tapos na ako. Mga kapatid, tatawagin ko po ang aking kong partner in crime. Anong krimi nang ginawa niyo? Aking partner in crime sa training at sa network development department and engage, ladies and gentlemen, Maestro Jason Salustiano! Good evening! Good evening! Palakpakan natin si Sir Ian. Matagal na ako nakikinig kay Sir Ian, pero kanina sobrang galing niya, no? Alam mo kung bakit? Darating ang misis niyan bukas. Chichis, kita ngayon. May meeting dapat kami sa araw. Sabi, "Brad, baka hindi ako maka-attend. Bakit? Maglilinis ako ng bahay." Apo, di ba? One more time, palakpakan natin si Sir Ian Pagkanungan. So, hindi na ako magpapatagal, meron ako i-share sa inyo. Maganda ba yung negosyo natin? O maganda-maganda? Okay. So, mas maganda kung meron akong clicker. Iyan. Wala akong, ayun yan. Okay, sige. Okay. I'll be telling you 2 important stories. Okay lang po? Kwentuhan na tayo. Kasi sinabi na ni Sir Ian yung technicalities. Meron tayong 2 bagay na kailangan Sir gawin sa buhay natin para maging successful. Ilan po? Ilan po? First and foremost, alright, 2 stories and you will understand. Yung 2 story na kukwento ko, hindi ko ito kinukwento sa mga pangkaraniwang tao.
Alright, kinukwento ko lang to sa mga special na mga... Yes, attendees. Okay. First is about having purpose in life. Sabi natin purpose. Purpose! Sabi natin purpose. Purpose! Number two is the ability to forgive. Forgive. Sabi niyo, ability to forgive. Ability to siguro forgive. Sinasabi niyo, Sir Jason, anong kinalaman ng purpose at saka forgive sa success? You will understand. Ready na po tayo? Yes! Okay, I'll just give you a little background. This is my profile. Bago po ako naging Santé family, Ma'am Esther, this is what I do. Bakit may 8,800 NS? Sino kaya nagsulat ito? Hindi mo lang binula pang bihin. Okay na saan eh. Okay. Brad, pakiin po lang. Okay. Thank you. Yung mga nagbubura, yung uno yung mayaman eh. At madaling maniwala. Brad, yan. Tapos pakilinis yung kotse, mami. Ha? Thank you, Brad. Palakpakan naman natin. Yan. Susunod-sunod kasi ayaw po rin eh. So this is what I do. I have my own training company po sa maliit lang naman, sa bahay lang. Tapos I travel the Philippines and some parts of the Asia to conduct trainings. Ako rin po ay isang modesty aside, ako po ay isang author. Pero I started po sa buhay hindi po ganyan, right? Okay lang, kwentuhan na tayo, sir. Alright, okay. Alam po maghapon kayo ng training pero okay po ito. When I quit from being a pilot, mga kaibigan ko, alam niyo naman, Esther, na pilot ako dati, di ba? Naging miserable buhay ko. You know, ang tao kasi, pag walang activity, miserable buhay. Do you agree with me? Yes. Do you agree with? Pero, listen to me. Hindi ibig sabihin kasi na busy ka, productive ka. Are you listening? Yes. Maraming tao busy, pero hindi productive. Busy sa kawalan. Di ba? You know, hindi naman po nagiging judgmental ako, pero doon sa mga may hirap na lugar, mga wala lang ang trabaho yung mag-asawa, ang anak labing dalawa. Nagigasi po ako, di ba? Yung mga mayayaman naman, yung may mga kaya naman, ang anak nila isa, at pag tinawad silang anak mo, busy kami. Nagigasi po natin. Now, what I'm about to make kwento is very, very important. Bago po ako naging speaker, ito ang naging mantra ko sa buhay. Pwede mong basahin natin. Ready and go. In life, there are no accidents, only chosen opportunities. Louder, one more time, go. In life, there are no accidents, only chosen opportunities. I remember, many years ago, I was bored to death. I don't know what to do with my life. And I tried applying sa Jollibee dahil wala akong trabaho nun. And nakita nung manager yung resume ko, Mr. Rustiano, you have a degree in flying. Pilot kasi ko dati. Ano gagawin mo sa Jollibee? Magpalipad ng hamburger? Kasi hindi nga na-serve yung purpose eh. Sabi niya purpose. Purpose. Listen to me. Are you listening? Yes. Pag may ginagawa ka sa buhay at wala yung purpose, at the end of the day, pagod na pagod ka, you don't know what to do, you know? It is like being in a partner with somebody else na talagang hindi naman kayo. Nakaka-relate ba ako mga lalaki? Yeah. Oh, yung parang pag nagluluto yung partner mo, kakanta ng, sana dalawa ang puso ko. Oh, katahan mo. Kung maiba, balik ko lang. Diba? Ano kakantahin niya? Kung mawawala ka. Nag-gets nyo? Kasi hindi kayo pinilit mo lang. And I remember, sir, pakiwakan. I don't know what to do with my life. I was in the brink of, ito medyo personal ha, Jennifer. I was in the brink of suicide, Matt. In fact, I committed suicide 3 times. Because I don't know what to do with my life, wala akong purpose. Yes, I was already a Christian. Pero ang tao kasi, pag may ginagawa ka at hindi ka masaya, no? Pag wala kang purpose, boring ang buhay mo. Do you agree with me? Right. And ako naniniwala that God, before God will give the breakthrough, He will break you. Yes. Listen to me, this is very, very important. And yun yung time na natuto ako na magdasal, natuto ako na nabaliin ang aking tuhod at sinabi ko, Brother June, Lord, please take charge of my life. Maybe for the last 20 years, you know, buhay ko na susunod, bigyan nyo naman sa akin yung opportunity sa aking buhay. Sabi nyo, opportunity. Opportunity. And do you believe that God is good? Yes or no? Yes. Si God may papadalawa sa iyo, may papadala sa inyo na tao. You have to choose very, very carefully kung saan ka mag-grow. First, God will send you a tormentor.
Sabi niyo tormentor? Tormentor. And a mentor. Sabi niyo mentor? Mentor. Yes, tormentor are people that you will meet in your life na sasabihin, hindi mo kaya, wala kang kwenta, matanda ka na, bata ka, kalbo ka, mataba ka. And if you listen to these people, you will become one. Do you agree with me? Yes. Mentors will look at the possibility in your life and say, Denry, kaya mo yan, pass is pass. Just so happen, meron akong dalawang powerful mentors sa buhay ko. Ready na po tayo? Okay, nakwento na tayo? Yes! First are my parents, definitely, and then my pastor. And the second person na pinadala sa buhay ko is Mr. Francis Kong. Kilala niyo si Francis Kong? Yes. I remember that Chinese negosyante yun na magaling na motivational speaker. So, tinawagan ako ng kaibigan ko, sinabi niya, bro, may seminar mamaya sa gantong place. Bakit hindi ka magpunta para mag-motivate ka? Sabi ko, busy ako eh. Alam niyo yung tao pag maraming nagpapalusot? Yun naman namin, di ba? Sinabi ko, busy ako eh. And then he said the magic word, bro, magaling yung speaker. Sabi ko, busy ako. Bro, may kainan, buffet. Sabi ko, kanina pa ako bihis. Ano oras ka dadaan? Nakaka-relate? I'm brief for 3 minutes, busy agad. So, dinaanan ako, Ma'am Jo, wala akong pakiram sa speaker. Tapos, nakaupo ako sa pwesto ni... Archie. Yan. Nandun ako sa likuran. Wala akong pakialam sa kwento, wala akong pakialam sa lecture. Nandun ako sa buffet. Di ba? And then the speaker said, ladies and gentlemen, before we have our buffet, let us call our first speaker, Mr. Francis Kong. So lapit yung mama, si Francis Kong. Pagaling. At ito yung opening statement niya. Ready? Kunyari ko si Francis Kong, ha? Sabi niya, in life, there are no accidents, only chosen opportunities. Bigla tumuro sa akin. Nasa likod ako, di ba? Sabi ko, wala naman akong katabi. Ding-ding. So parang kinakausap ako. Nagigets nyo ba ako? Yes. Kasi pag ikaw, bago kayo bless ni God, pagpapadala na somebody, Tama. An opportunity, maging open-minded ka lang. Ready na? Yes. So sinabi ko, Archie, wala naman akong katabi. Tapos habang nagsasalita, brad, nakatingin sa akin for 30 minutes. So pinagpapawisin ako ng malagkit. Di ba? Kahit ang lamig ng aircon, pinagpapawisan ako katulad ngayon, di ba? Kahit gutom na gutom ako, hindi ako nagugutom, di ba? Sinungaling. And sabi ko, asa ka, Archie? Archie, tulungan mo ako, Archie. Lapit ka sa Archie. Okay, sige. Lapit ka, Archie. So medyo nainis ako, ang ginawa ko, umupo ako sa harapan. Archie, lipat ka din. Tulungan mo ako, Archie. Kasi yung speaker, nagpunta dito. Nakikinig pa kayo? Yes. Sabi ko, hindi na ako matuturo kung sinasarapan na ako. Ang ginawa ng speaker, umatras. Sabi niya, point number two. Tinuro ako. Sabi ko, parang kinakausap ko. Sabi ko, speaker, if you have a problem in life, do not look for the solution. Listen to me. Look first for the purpose of the problem and you will find the solution. Nag-guess nyo? If you, ayan, nakturo, ayan, nakaganyan sa akin, nakadurupe eh. If you have a problem, if you have a problem, do not look for the solution, but find the purpose. So sa inis ko, tumayo ako, tayo ko sa Archie. Puta ka sa likod, tayo. Ang ganyan ako speaker, sumunod na ganyan. Sabi ko, parang may tinuturo ang Diyos sa akin. Are you following me? Yes. So sir, after the seminar, nilapit ako yung speaker, sabi ko, sir, I think you are the guy who's going to mentor me. I think you are the opportunity. Sinabi ko, sir, baka pwede i-mentor niya ako. Password ko na, sinabi niya, sige Jason, I see something in you. Naniniwala ako sa'yo. I normally don't do this. But on Monday, mag-report ka sa office, gagawin kitang assistant. Bah! Sabi ko, may naniniwala sa akin. Pagdating ng Monday, akala ko, gagawin na akong speaker. Gagawin na ako ng author. Ano yung pinagawa? Pinaglinis ako ng room. Lintik na yan. Pinapark sa akin yung kotse, ginawa pa akong body parker. Tapos pinaglinis ako na siya, hindi nagbibiro. So Archie, nagre-reklamo na ako, sabi ko, sir, bakit? Akala ko ba ititrain niyo ako? Akala ko may mentor niyo ako. You know what I said that changed my life forever? Before you can earn, you have to learn. Before you can earn, you have to learn. And I said, I think, this is the person, this is the opportunity. To make the long story short, naging assistant po ako ng Francis Kong for 3 years. Dalawa condition, right? Wala akong sweldo at bawal akong kumain pagka-event. Kasi we were hosting trainings eh.
John Maxwell, Chot Reyes, kilala nyo? Yes. Yung mga magagaling na mga coaches sa training, doon ako na-expose. Vic Soto, Jose Manalo. Sabi ko, habang nagse-seminar kami, ako yung tagalagay ng laptop, tagabigay ng tubig, taga-Burano sinulat dito, bro! Kaya may pag-aasa ka, bro! But my faith was tested, Brother Jun. Kasi there was a sermon seminar sa Smart, so multinational. Sabi sa akin ni Anthony Pangilinan, oh Jason ha, huwag kang kakain kasi bilang yung pagkain, bantayan mo lang yung gamit ng mga participant. Kasi mag-workshop kami. Naranasan niya lang magutom, yung gutom na gutom. Yes. Yung parang ngayon, yung gutom na gutom kayo. Ang tingin niyo sa speaker sa Shimi. O kaya katso doon, di ba? Ganun ako, Mark, gutom na gutom na gutom ako, but I cannot eat kasi may discipline, di ba? Alam mo, Sir Mr. Baluyon, kasobrang gutom ko, sabi ko, pag hindi ako gumawa ng paraan, baka himatayan ako. Can you imagine, di ba, seminar, biglang hinimatay yung speaker. Habang yung mga seminarista, may pagkain na tira dito. Alam niyo yung kasi hotel, di ba, pag may breakfast, alam niyo yung mga sosyal, higod lang mag-api, then may pag-spagay, di ba, pinatawan. So sa sulok, may tirang pagkain. Are follow me? Yes. Na in 2 minutes, yung waiter, Sir Bong, iibabas out na, lilipitin na. At lumapit ako, sinabi ko, parang ito yung provision of Diyos. Kaya lang tira. Nakikinig kayo? Yes. Tira. Patapon na. Ililipit na. E may pride ako dahil ako, human being, kahit konti, di ba? Sabi ko, pag hindi ko naman binaba yung pride ko, mamamatay ako, nagas yun? Yeah. So nilapit ako yung pagkain, makatira. Sir, I kid you not, mamaya sir, makatira. Sinabi ko, Lord, I have to lower my pride. Kasi ito na yung opportunity eh. So pinag-pray ko yung pagkain, sabi ko, Lord, can you please bless the food? 10 times. And also kill the person. The bacteria, I mean. Alam nyo, ma'am? For 30 seconds, pasensya sa Tagalog, alam nyo yung lamon, yung kain marino. Kain talaga, kasi ililipit na. Tumutulo yung gravy, tumutulo yung ketchup, tapos yung kape. May konting lipstick, babae. Well, babae yun, di ba? Binaligtad ko lang yung cup kasi kailangan uminom ako. Nung dumating na yung waiter, wala na siya nilipitin. Eto ang malupit. Yung mga tira pa, inuwi ko sa bahay. Ipinabalot ko lang sa foil, at hindi alam na pamilya ko to, eto yung dinner namin every night, tira. Alam niyo yung dokumentary na pagpag? Ganun. Hindi ko alam nung misis ko na yung pinapakain ko sa kanila. Well, malinis naman. Kahit paano, pero yun yung mindset tira. Tapos, nakapak sa Manila Hotel. Tapos, tuwa-tuwa na ako. Sabi ko, Daddy, napakaswerte natin. Kasi kinakain natin galing hotel. Hindi ako makatingin. Yung misis ko, sweetheart, hindi ako nagkamali sa pinakasalan ko. Gabi-gabi, pinapakain mo. Galing hotel. Nagigis nyo? Yes. Kasi pag nakakatawa yung purpose mo sa buhay, lahat gagawin mo. I don't care kung ano yung kinakain mo, ang ginagawa mo, pero whatever it takes. Are you following me? Yes. And fast forward ko naman ang kante, no? I passed the test, naging assistant po ako. Tapos modesty aside, naging sarili po ang aking company. And, you know, nandito po ako ngayon. Simply because, mga kapatid, you have to discover your passion. Do you agree with me? Yes. I remember, okay lang kuya, ba 3 minutes, importante kasi ito, di ba? Right. For the next 5 years, wala akong naging kliyente kahit isa. But I have this mindset na hindi ka makakahuli ng isda, Ma'am Jo, pag hindi ka mamimingwit. Nag-guess niyo ba ako? Yes. You can never, no, na masarap pa isang bagay, hindi mo titikman. Talagang along the way may trials eh. And I remember my first major client, the Lord has blessed me, right? May tumawag sa akin, kaibigan ng pinsan ng pamangkin ng kaibigan ng best friend ng ninong ko. In other words, acquaintance, di ba? And sinabi niya, bro, may ire-refer ako sa'yo. Magtatayo daw ng, magpapatrain isang corporate client. So, sabi ko, sino yan? Si Mr. Uy, may-ari ng Moldex Philippines, a $1 billion company. Gumagawa ng mga tubo, mga bahay. Sabi ko, ito na yung biggest break ko. Ito na yung resulta ng pagtsatsaga ko at pagkain ko ng tira. So sabi ko, ito na, June. So punta ako ng Starbucks, ready na ako sa proposal. Sabi ko, ito na, biggest break na.
After 5 minutes, may bumaba ang incheck na yung damit niya, normal lang. Tapos bumaba ng taxi. Sabi ko, hindi naman siguro tinakausap ko kasi may-ari daw. Pero pagbaba niya, napakilala siya. Sabi niya, ikaw ba Jason? Sabi niya, Jason, sabi ko, ako si Mr. Uy, ako yung may-ari ng company. Tapos sabi ko, bakit siya nakataxi? Sabi ko, baka, baka makidnap. So ano na, di ba? Nasa Starbucks kami. Pag nasa Starbucks kayo, ano orderin niyo? Nagaling? Na presyong? Mahal, di ba, John? So, nang magkasama kami dalawa, nagpapakiramdaman kami. Sabi niya, Jason, ikaw order na. Eh, hindi naman ako makatayo, hindi ako makabunot, Mark. Wala akong pera, di ba? Tapos sinabi niya, sige, kuha ka na. Sabi ko, boss, ano ba kukunin natin? Yung 20 ba? Sabi niya, hindi, ikaw kuha hot water. May dala ako 3-in-1, hati tayo! Where para where pa sa ring. Paano ko babayaran nito? Kape. Nagas niyo ba ako, di ba? So tumig na lang, sorry sir, habang nag-uusap kami, wala na ako sa mood kasi libre na naman to, di ba? Pro bono na naman, di ba? Niyaya na, nagas niyo ba ako? Pero sinabi ko, sige, andito na naman, di ba? So dinidiscuss niya. Finally, the light at the end of the tunnel. O Jason, ikaw magkano singil? 6 months magturo ka sa akin. Hatid sundo ka. Turo ka leadership, turo ka ng ganito, magkano ikaw singil. Alam niyo, for the first time in my life, somebody noticed my value. Come on, are you listening? For the first time in my life, somebody acknowledged my capacity to teach. And for the first time in my life, muti kong maibuga yung kape sa mukha niya. Kasi hindi ko alam, bro, yung value ko. Come on, are you listening? Yes. At sinabi niya, Jason, huwag masyado taas ha. Basta tama presyo, pero kukunin na kita. The problem is, pag sinabi ko yung presyo na mababa, baka sabihin niya, cheap. Tama? Yes. Pag sinabi ko naman na mataas, baka sabihin niya, sino ka? Wala ka naman pangalan sa training, pero ba't ikaw single taas? Yun, tenere what I did. I think I did the right thing. Sabi ko, Mr. Uy, can I just call my office and discuss the proposal with my colleagues? Wala akong office. Wala akong colleague. Kuliglig meron. Bro, punta ako CR. Sir Erwin, and I prayed. Sabi ko, Lord, you're my partner. Lord, magkano ba ibibigay natin ang quotation? Are you following the story? Yes. And the Lord made bulong, bro, sa akin. Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Sabi niya, oh, anak, ito yung value mo. So sabi ko, pagpunta ko sa China, sabi ko, Mr. Uy, take it or leave it, but according to my business partner, it's 1 million pesos. Yung incheck, habang umiinom ng kape, namura ako, 4 na language. Tagalog, English, Pukin, Mandarin. Ikaw sobra single mahal. Walang kwenta yung nakukuha sa'yo. Hindi pwede. Masyado mataas. Baka pwede ito kawat 50%. The Chinese guy is willing to pay me $500,000 for who I am. On the spot. Are you following me? Yes. But somebody was trying to tell me, wag anak, hindi yan ang value mo. You're worth 1 million pesos. Hindi ako mapalagay. And I said to the Chinese, can you please excuse me again? I'll just go to my board of directors and talk again. Discuss the proposal if it is okay. And I went down on my knees again at Starbucks in West Avenue 3 in the afternoon and said, Lord, hindi eh. Tinatawar tayo kalahating million. Well, half a million. Wala akong puna, nagas nyo? But there is still $500,000. And the Lord said, your value is 1 million. Simply because ito yung purpose mo, ito yung passion mo sa buhay. Hindi ka pwedeng matawaran. Come on. Pag may dreams kayo sa buhay, hindi pwede tawaran ibang tao yan. You do not compromise. You stick to your commitment because God is the one who's going to promote you. And I went back to the Chinese. Mr. Uy, my price is 1 million pesos. Take it. Oh, please pay me. And the Chinese said, okay, because you're good, I will pay you on the spot 750,000 pesos. Bigyan niya ako ng cheque, 300,000 acceptance fee. Plus 750,000, that is 1 million pesos. Baka naman natin. I went home, Sir Matt, naglalakad ako sa mga EDSA, tinitignan ko yung cheque, baka galing recto lang. Sinisilip ko. And modesty aside, that was the biggest break sa aking buhay. It is not about the money. 2 minutes. It's not about the money.
It is about discovering pag may ginagawa ka sa buhay, kailangan mahalin mo yan eh. It you will be paid later. It's not no problem. Pero paano pag di ka na binabayar? Paano pag di ka na sumesweldo? May pagmamahal ka pa ba? Nalagas po natin? The second story, Mommer, is about forgiveness. It's about forgiveness. Why? I'll explain. If you're doing something in life at na-distract ka, God will make kalabit sa buhay mo hanggang magising ka. Do you agree with me? Yes. I remember one time muyok sa bahay. I was doing something na hindi kalooban ng Diyos. I was not training. I was doing corporate things na ayaw ko talaga, na ayaw niya. Pagdating ko sa bahay, this is very personal. Mamercy, ang daming dugo sa bahay. And then they were all crying. And nobody was talking. Sabi ko, ano nangyari? Bakit ang daming dugo? My mother-in-law was crying. Sabi ko, akala ko na kayo napatay. Magsa-celebrate ako eh. The maid was crying. Sinabi ng aking father, anak, huwag ka mabibigla. Si Sean, 5 years old, panganay ko, nabangga sa labas. We don't know what happened. You better go to the hospital, baka wala na siya. I mean, if you're a father, if you're a parent, magandang balita ba yan? Ang hospital, mula dito hanggang Mega Mall. Okay? Tinakbo ko po yun in 2 minutes sa panic. Well, I was praying. Save my son. And I was crying. And you know what? On the spot, the Lord gave me peace sa aking buhay. Sinabi niya, anak, all things work together for good for them who love them. Romans 8:20. I went to the hospital. I was very somber, accepting the fact na wala na po ang anak. And I went to the emergency room. Wala siya dun. And I asked the guard, sinabi ko, boss, mayroon man din dito na 5 years old. Ganto yung tsura niya. Sabi niya, boss, wala eh. Kung wala dito, yung sa morgue, baka nandun na. I went to the morgue, and I opened the casket, and I opened the records there. Praise God, he wasn't there. And the first instinct was to go to another hospital, pero posible na. And, sabi ng guard, boss, may napunta dito na parang St. Peter to get the body of this child. So, sabi ko, saan address ng funeral shop? Ready na ako kasi may peace naman ako. You know what? When I was about to step out of the hospital, may kumalabit sa akin, yung wife ko. Sinabi niya, Daddy, praise God. Yun yung anak natin nasa recovery room. He was bruised and blued, but he was okay. So, niyakap yung anak ko. Tapos, he was okay. And the first thing I did was to look for the person na nakasagasa o nakabanggasa na ako. When behold, tumating parang tricycle driver, galit na galit po ako. I mean, patawarin niyo po ako, tawa ko, di ba? Namura ko siya, galit na galit ako, babanata ko ng mat. And when I was about to punch this guy na nakayuko, biglang lumapit yung anak niya, na kasing age nung anak ko. At sinabi sa kanya, Daddy, sana hindi ka awayin nung tatay mo nakabangga ko, sana patawarin kita. And on the spot, I learned to forgive. On the spot, I said to myself, wala may kasalanan at walang mayroong gusto. Iyakap ko po yung nakasagas, sinabi ko, pare, okay lang, pinapatawad na kita. That night, I went down on my knees and the Lord was trying to tell me, anak, kung napatawad mo yan, patawarin mo rin yung sarili mo. Are you following me? What is the point, mga patay, I will end here. You have to learn to forgive yourself. Kung nag-fail ka dati sa networking sa buhay, tapos na yun. Come on, are you following me? Yes. You have to sit yourself na the past is past. Yes, nagkamali tayo, nagkaroon tayo ng mga blunders, mga bloopers. You know, patawarin mo yung sarili mo. Kasi hanggat meron kang bitterness, you will never become successful. Yes. First is passion. No, may passion ka sa Santé. Next, forgive. Kung ano yung nagawa mo dati, tapos na yun. Iniwan ka ng mga downlines mo, tapos na yun. Hindi ka naging successful, tapos na yun. Every day when we wake up, there's always God's blessing. Do you agree with me? Yes. Kaya nga, Kuya, can you click the next slide? Sabi po dito, basahin po natin. Okay, sir, kanya. Okay. Sabi po dito. Okay, basahin natin one more time. Everybody go. Successful people don't just see the opportunity. Huwag nyo lang tignan ang Santé na opportunity. You have to grab it. Come on, are you following me? Yes. Many people kasi, nakatingin sa Santé, alright, may opportunity, maganda, pero they don't seize it. They don't grab it. They don't grab it by the horns and ride it. Nagkamali ka dati, tapos na, move on.
Come on, are you following me? Yes. Ang ganda-ganda ng presentation na Sir Ian. O bakit gano'n? Nag-usap nga kami, bro. Ang ganda ng marketing plan natin. Walang flash out. Diba? Wala tayong fifth pair. Yung product natin, napakaganda. Do you agree with me? Yes. Pero bakit maraming tao, pagkatapos ma-present yung opportunity, they just forget it, drop it. Simply because tinignan lang nila. Hindi nila ginrab. Ladies and gentlemen, the greatest lesson na may tuturo ko sa inyo, unang-una, dapat may passion ka sa ginagawa mo. Number two, learn to forgive yourself. Because I believe, ladies and gentlemen, whatever you do today will echo throughout eternity. My name is Jason, and I'm on grass. Maraming salamat. Ang susunod po natin na magbabahagi po, alright? Pwede ba, tumayo naman tayo. Yeah, tumayo tayo. Just follow me, okay? O isang palakpak, go! Palakpak! Siya ang Santé International Net Debt Consultant natin sa Norte. So kung meron po kayong mga guests, mga downline sa North, Isabela, Cagayan de Oro, di ba? Purgatory. Malayo eh, di ba? Siya yung key person natin. At the same time, 40th birthday niya ngayon! Na yan, nasa bahay, nagse-celebrate ng party kasama yung pamilya niya, di ba? Pero he chose to be here to be with us. Di ba? So ito, hindi ko makakalimutan tong taong to. Bro, pangalan mo? Ladies and gentlemen, palakpakan po natin. Erwin, palakpakan mo natin. Let's give a warm of applause to my brother, sir, Jason Salas Chan. Very much warmed up na tayo when we talk about purpose and forgiveness. And with his life story, yung mensahe na yun, buong-buo na eh. Tama? This is my 40th birthday. Happy birthday! And actually, tumatanggap pa po ako ng regalo hanggang alas nga. Big wallet fund transfer. Okay lang. BPI number ko ay biglang nagsabi. My message naman is Thanksgiving. Sabi ko, kung magkikwento tayo taga NetDev, anong kwento? Actually, I could have done, I could prepared something. Pero sabi ko, ano yung nasa puso ko ngayon? So, okay lang ba for 5 minutes? Ano yung laman ng puso ni Erwin? Okay lang. The term is Thanksgiving. Actually, kagagaling ko lang ng Thanksgiving kahapon sa Caloocan. People are inviting for Thanksgiving. Pati Santé family natin, Thanksgiving. And now, it is my birthday and I'm with my Santé family. Lubos-lubos yun na pinagpapasalamat ko. Kaya to my NetDev family and to my whole Santé family, maraming salamat sa inyo. Thank you for being here. Alam ko, tinawag kayo kasi birthday ko. Tanoy natin si Sir Paul kung may kape mamaya. Bakit Thanksgiving? 6 years ago, I was looking for an opportunity. I'm a preacher's kid. I like to serve in the church. And actually, I'm a full-time minister. Pero sabi ko, my biggest challenge is I want to help people. Nag-work pa nga ako sa DSWD for 3 years. Pagtulong sa tao. Full-time ministry, doing mission, Philippines and Asia. Helping people. Pero sabi ko, ang iniiyakan ko is yung paglalapit sila sa akin, wala akong mabunot. Kasi alam mo na eh, alam mo na problema ng membership. Ano yon? Natanggal sa trabaho. Walang pang-tuition, pupunta sa isang minister pastor, dudukot sa bulsa, ang lalim-lalim, butas pa. But I believe that my God is an abundant God. But the scenario was, I have one wife and 4 kids. Okay? At sabi ko, parang kulang, malalim. And I was praying, Lord, ito na ba yung purpose ng buhay ko? Sir Jason, purpose. Alam ko na hinanda niya ako ng masigit pa eh. So I was looking. Now if you, by chance, is looking for an opportunity, sana nakita nyo na, mula pa kay Sir Ian, mula pa kay, dagdagan na kay Sir Jason, at idagdag mo na yung taong katabi mo na nag-invite sa'yo.
Palapakan naman natin yung mga naging testimony. Wala kang kakayahan na magpasalamat to give thanks kung wala kang ipinagpapasalamat. Kaya mas magandang nagpapasalamat ka kasi sigurado may blessing kang tinanggap. But the question is, are we aware, are we sensitive enough for the blessings around us? Ako aware ako na 6 years din na nagkakasakit ang pamilya ko na napupunta kami sa hospital. 6 years. Salamat, may organic barley grass from New Zealand ng Santé. Nagpapasalamat kami yun. So sabi ko, ang mahal ng gastos ng parmasya. Bibisita ako sa, since I'm still serving the church, nagbibisita kami, magbibigay ka ng tulong, ang mahal ng bayad. Pero for the past 6 years, 33% to 50% discounted ang pamilya ko sa Santa International. Kaya sabi ko, if I am aware of my blessings, ipinagpapasalamat ko yun ng malaki. Kung computein ko yung hospitalization for the past 6 years, alam ko na 6-digit na yun. Pero hindi ko gumastos. Bakit? May Santa Barley, giving the membership the opportunity to become discounted 33% to 50% with successorship pa. O di palapakan natin. Salamat, Santa. Tapos, kung ako magpapasalamat, may apat akong anak, magpapaaral na kami ng kolehiyo, sabi ko, paano kung papaaralin sila kung wala akong trabaho? It's either Benguet State University or yung passion ko, tumulong ng tao. Sabi ko, kung magtutulong ako ng tao, it's either working with DSWD, ministry, o may isa akong naaral. Ang tawag nila doon, network marketing. And sabi ng misis ko, ayaw. Pero sabi ko, give me a chance. 3 months ko na itong tinitake ng barley, ginagamit natin, it's okay. Let me do the business. So, ipinagpapasalamat ko namin 6 years after is that, dito ko naranasan yung worth na sabi ni Sir Jason. Ang karapatan ko na college graduate is about 15 to 18,000. Kahit nasa full-time ministry ka, maybe 15,000, 18,000 per month. Pero dito, maranasan ko ang 25,000. Tuwang-tuwa na yung puso ko. May palakpak po dapat yun. Pero maranasan ko, after a year, 1 year and a half, my first million with Santa International. Pinapalakpakan ko yun. First time kong mag-network, first time kong company, and yet after 3 years, nag-travel ako ng free sa Bali, Indonesia. On my 4th year, kinuha ko na rin yung libreng sasakyan. On my 5th year, ako na ay part ng network development ng Santa International. So sabi ko, kailangan ba ako mabay? Oo naman, sobra-sobra sa blessings. Now, after being sensitive, you appreciate, you give thanks. Kaya nung 5 years, kumausap lang ako kay Sir Joey. Sir Joey, magpapaalam sana ako. Bakit? Alis ka. Hindi, papaalam ako, magtatrabaho na ako. Di ba nag-qualifier ka na nga, di ba? Executive Billionaire Circle ka, di ba? Top 10 ka na nga 2014. O sir, pero research time ko pa lang yun. Ngayon pa lang ako magtatrabaho. And that was the time that they have given me the opportunity to serve with North Luzon. And for the past 1 year and a half, I am blessed na maging part doon. So anong ibig kong sabihin? Thank you, Lord, for your blessings. Ang suggestion ko ngayon naman, be a channel of blessings. Yun ang tunay na pagpapasalamat. Yung term na thanksgiving, meron ka kailangan ibigay. Thanksgiving nga eh. Giving thanks. Ang pagpapasalamat ko kay Santa ngayon is just to help people with Santa International, though specifically ngayon, North Luzon. Pero technically speaking, ang puso namin ng network development is sa buong mundo na makatulong kami. So this is now an invitation for 2018. Welcome po kayo sa North Luzon. Kung kailangan nyo po ng driver at kailangan nyo ng mga branches na papasyalan at mga network leaders na kilalanin o kaya magsisimula lang kayo, ako po si Erwin Panday. Sasamahan ko kayo sa Norte. Pwede na ba yun ang pasasalamat para sa inyo? Yes! Pwede ko kayo i-tour sa Baguio. Beach naman ng Ilocos. Gusto nyo yun? O gusto nyo naman ng beach ng Santa Ana, Cagayan area? Okay. Kung gusto nyo yun, welcome sa North Luzon. Pasasalamat ko sa Santa na naging part ako. Kayo ang ini-invite ko po, ah. Okay, kayo ini-invite ko. And eventually, pag ikaw nagpapasalamat,
pwede ka rin palang magbibigay ka rin. Pwede pala na ang pagpapasalamat, sorry, is blessings din ang babalik. Kung Thanksgiving point, first, may blessing ka. Magpapasalamat ka, may blessing ka ulit. I would like to challenge every one of you from the heart of a birthday celebrant ng 40. Orenta. Buti lang, di nagmumukhang 40, di ba? 41 lang. Gusto kong magpasalamat ngayon ng higit-higit kay Santé kasi alam ko na residual income. Pwede na po akong mag-retire kung ngayon. Pwede na po akong mag-retire. Pero dahil magpapaaral pa ako, sabi ko kay wife, I'll do it continuously for the next 5 years. Hindi na lang local, kundi international. Tama na ba yun ang pasasalamat ko kay Santé? Sabi ko, tama po yan. Whatever you do, in word or in deed, do all in the name of Jesus. And giving thanks to the Father through Him, sabi niya. And kung sabi naman ng 1 Thessalonians, in everything give thanks, this is the will of the Father through our relationship or union with Christ Jesus. Ako po si Erwin Panday. Nandito lang po ako ng puso ko ngayon nung kinantahan nila ko. Bro, hindi pa ako nagbe-birthday na may yellow cup. Pero sa Santé Barley, na yellow cup kanina. Pero ubus na, wag na kami maghanap. Sayang, yellow cup na. Kaya salamat, Santé. Nandito po ako para lang ipakita sa inyo. For the past 5 years, Santé has blessed our life as a family. I'm still doing and enjoying what I'm doing. Not only in the Philippines, I'm doing it also internationally. Salamat, Santé. At ano pang gagawin ko sa susunod doon? Magpapasalamat pa rin ako kay Santé by helping people live better lives. Kasama pa namin kayo? Yay! Now that is our invitation. Join us because we are on a mission to help people live better lives. Now, my dear brother, I know, kung magsalita siya, fluent sa English. He is an educational trainer. He is a beloved brother. He has been in the industry for the past 7 years. But prior to that, kung tawagan lang, talagang duduguin yung ilong nyo, mga ganun. Kung gusto nyo mag-aral sa kanya, at ako, estudyante niya ako with regards to Santé Engage, I would like to welcome my dear brother. Siya yung naglilihan sa akin for prayer. Walang iba! Ang kilala niyo at kilala ko! Ang bilugan at masaya! Sir Matt Cahino! Happy birthday, Erwin! Ba't yung marat si Sir Erwin? Happy birthday! See so many familiar faces sa crowd. Si Randy, si Mercy, si Shirley, si Bong. Then, Ray. Hi guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Grabe! Grabe sila, oh! Binati ko kayo, huy! Ulitin natin, para makabawi kayo sa akin, magandang gabi po sa inyo lahat. Siguro hindi kayo nasanay nagtatagalog ako, ano? Kumain medyo Filipino tayo. Well, hindi ko birthday kaya ni Erwin. Ang gaganda ng mga shinare nila, no? Truly, na-bless po ba tayo ngayon gabi? Na-bless tayo ngayon? Yes. May matanong ko lang bago ako mag-start, may mga first-timer dito. Yung mga, sino, taas sa kamay yung mga first-timer? Okay, okay, ito yung mga na-imbita. Okay, taas yung mga kamay ng mga nag-imbita. Yung mga pinahirapan, okay, hindi naman. Mukha na mamadali kausap yung mga na-imbita sa atin. Thank you to Erwin for sharing Thanksgiving. Yun ang isa sa mga message ko, ano, yung sa mga nag-imbita sa inyo, kung pwede niyong pasalamatan sila. Kasi ako, to this day, tama sabi ni Erwin, next year will be my 8th year in the industry. And every time I remember that, nagpapasalamat ko sa tao nag-imbita sa akin, wala na siya, hindi ko siya kasama ngayon. Hindi po siya namatay, nililinaw ko lang. Okay, baka namatay na siya. Hindi po, buhay pa po siya. Bagaman hindi kami magkasama ngayon, not a day goes by na pag nilalasan ako, hindi kasi sinasama ko siya sa dalangin ko. Hindi man kami pareho ng kumpanya, pareho kami ng industry yung ginagalawa, na pwede papasalamat. So pwede po ba request na? Okay lang, pwede maka-request sa inyo? Okay lang? Yes! Parang ayaw ng iba. Yes! Okay lang, pwede maka-request sa inyo? Ang request ko lang, pag-uwi mo mamaya, pwede ba pasalamatan mo yung taong nag-invite sa'yo? Okay lang? Kasi maniwala ka kapatid, he or she who invited you does not want to earn from you, they want to earn with you. Tama? Ito po totoo, no? Pag in-invite yung mga kaibigan ko, I always tell them, oh,
time's up na ako. Bilis naman. Crap talaga ako. Grabe kayo, katatayo ko lang dito. Going back. I always tell my friends when I ever invite them, kapatid, hindi kita gustong pasalihin para pagkakitaan. The fact of the matter is, even before you join me, chumi-checkin ako, may kita na ako. Huwag ka sumali sa akin, next week may check-in pa din ako. Pero pag di ka sumali sa akin, isang alam ko, wala kang check-in sa Santé. Tama? Tama ko tama? Yes! Kaya yung mga na-imbita, huwag niyo po sana isipin na, pero ako yung imbita nito, mukha siguro kong 500. Huwag naman. Kasi alam mo, if ever, oh, hindi ko kayo binubola ha, na, kasi si Erwin, Santé yung first company niya, I'll be very honest with you, ako po ay, this is not my first company, this is actually my third, but this is part of what I'm gonna share to you tonight. When God moves in your life, dadaling ka talaga yun sa direction na gusto mo. Tapatin ko kayo, yung mga experience ko kasi, I'll be very honest with you, my experience of direct selling, network marketing, MLM, kung ano gusto mo itawag sa kanya, has been very, very, very awesome and amazing, pero roller coaster siya. Taas pa ba? Meron ba dito ang ganun? Sa mga invites natin, I don't know kung ikaw yun, nag-try ka na dati, nag-fail ka, ngayon, medyo kerebansi, babawi, I don't know. Sa mga members, I don't know if that's you. Before I continue though, I'd like to greet, we are being watched in 5 countries right now, so hello, Japan, hello, UAE, hello, are you, is Nigeria watching us? Hello, Nigeria as well, so sa lahat po ng bansa, kung saan may grass nation, magandang gabi po sa inyo, good morning, good evening, or good afternoon, as the ace maybe. Qatar, Saudi Arabia, yon. So I'd like to share from the heart with you ano yung naging journey ko. Dapat sana sabi ko na okay, maliit pa. Maliit pa din ako ngayon, so let's scratch that, okay. No, ako po'y bata-bata pa sa ganitong business ako yung inibitahan. I didn't really know why nung una. My background, by the way, Erwin's right. I'm an educator, so 7 taon na, 9 na taon po ako nag-aral sa seminaryo, sa lipa, seminarista po ako. Ba't kanyang kayo makatingin? Oo, alam ko mukha ako terrorista ngayon, pero alam mo, magka-time naman, terrorista, seminarista, ganun din yan. De, I was a seminarian before, Catholic seminary sa St. Francis de Sales sa Lipa, libre promotion, no? Ay, pads, ano ha, na-advertise kita. De, going back, I stayed there, I did not know anything about business. So, sa mga naimbita, hindi po prerequisite na gumraduate ka ng business-related course. Left the seminary. First worked as a call center agent. Opo, nag-call center agent ako. Did that for quite some time. Then I became a teacher. And then, sino, may mga teacher tayo dito? Teachers. Yun, may isa. Yan. So, si Ma'am Mercy, she will relate. As a teacher, ako po ay na-bless. Paalis-alis po ako. Panay po ang punta ko sa London. Nakapunta na po kayo sa London? Oh, loan dito, London, no? Okay. So, panay po ang punta ko na London. Nasabi ko, alam mo, London Bridge is falling down. Hindi na kaya. Medyo hindi na kaya. So, gaya po ninyo, ako ay naghanap din ng karagdagang kita. I was introduced into this business by a 20... Tatay mo. Jay was, I think, 21 years old. He invited my mom. He was a family friend. I was really surprised kasi this young boy, whenever I would go to, ang best friend ko, brother niya, kuya niya, whenever I would go to their house, napaka-introvert. Yung alam niya, introvert, yung dinalabas na kwarto, yung tutago lang siya doon. Kulat ako, sabi ko ba, matatas, nagsasalita. Tapos sabi ko, may mga kinakausap siyang tao, tapos yung mga tao, pumapalakpak. Saka tumatakot, tapos sumisigaw ng power. Kaya yun. Sabi ko, kulto. Ang kalinga, no? Dati mahihayin ngayon, cult leader na. Hindi naman siya kalbo. Na-curious ako, hindi ka iyaya siya ng iyaya sa mom ko. So ako naman, iyaya ng mom ko, initially, alam mo, kalaban ng tao dito, pag nai-invite, can I be honest with the invites? Okay lang. I mean this not to hurt you because I don't know you. By the way, I don't know you in any way. I have not met you. But let me share to you, baka yung experience natin pareho. Naging kalaban ko when I first joined was pride. Mataas po ang aking pride until I realized ang pride hindi ko naman pwede ipakain sa pamilya ko. Tama po ba? Kasi bubula yung bibig nila. Unang-unang sapon po yun, di ba? So hindi mo pwede ipakain talaga yung pride sa pamilya mo. Sabi ko, ang pride na to?
At that time, my family had a challenge. My dad had a heart attack, and he was the sole provider of the family. So sabi ko, no. Mukhang, kasi ako noon, kumikita ako, I was working, but syempre yung kita ko, medyo magulang ako ng konti, no? Magulang ako sa magulang ko, tama ba yun? Inugulangan ko sila, hindi ako nagbibigay. And then my dad had a heart attack, so I had to help provide for my younger brother, who was still in school, nursing siya at the time. So I met, ito, itong network marketing. O, multi-level marketing, o direct selling, kung ano gusto mong tawag sa kanya. Alam mo, sabi ko noon lang, ito daw magtuturo sa akin. Iyabang ko nung mga kahit ni Sir Erwin yung lumapit sa akin, pero bata-bata pa. Ito magtuturo sa akin, pinakilala sa akin. Ito magiging mentor natin, isa top millionaire. Sabi, top millionaire ba ito? Hindi alam nung nag-invite po sa akin, yung top millionaire na pinapakilala niya sa akin, masikip yung elevator eh. Sa, yung napapunta doon sa office. Papasok sa elevator, merong medyo maputi-puting lalaki na parang naligo ng pabango na kung ano-ano nakasabi, mga Louis Vuitton, lalaking sinturon, na sinisiko-siko ko kasi masikip. Di sinisiko-siko ko din siya. Mamaya pinakilala sa akin yung tabi magiging mentor ko. Ako ba? Kulain mo yun, ano? Ganda mo na naman makikita silka kasi kuhang kami. Tapos nagsalita. Sabi ko, para naman hindi makapagsalita ng English ito. Tapos ito magtuturo sa akin. But lesson learned, you know, it was very humbling because together with this young boy at that time, young man, we were able to help so many people. My organization grew to the thousands. Kung ilang thousands, bahala ka na mag-isip. Basta thousands siya. 1,001, di joke lang. Tapos the thousands, we were able to help people earn their first million. Siyempre, pag nakatulong kang maka-develop ng millionaires, very big blessing yun, ano? I later on realized, para kung siguro sa mga nag-imbita sa inyo, baka ganun din yung feeling mo, no? Pag nakita mo yung mukha na nag-imbita sa'yo, hindi mo manaminin, parang diskumpiyado ka. Matulungan ba ako nito? Sabi, yayaman daw kami, inagpalibre pa sa akin ito nung isang araw. Alam mo, kapatid, you're here today, and it's not about where you're starting. Kilala ko, alam ng mga members tayo, pati ko sinasabi sa inyo to, hindi ito tungkol sa kung nasa saan ka ngayon. It's not about where you came from and where you are right now, because where you are right now, ang tawag dyan, situation. Pag sabi mga situation. Again, say situation. Where you want to go, that's called your destination. Ba't inulit nyo? Paulit-ulit, para market. Destination, ha? Your situation is different from your destination. And I want to tell you, hindi ko alam ha, kasi to be honest, I prepared something to say, pero hindi yun yung share ko sa inyo ngayon. And God is wanting me to tell you right now, hindi ko alam kung sino ka sa crowd na to, but God is wanting me to tell you that your situation is subject to change. Pwede sabi mo, subject to change. Subject. So kung wala kang pera ngayon, yan ay subject to change. Kung hindi malusog ang katawan mo, yan ay subject to change. Kung ngayon feeling mo parang walang nagbibigay ng halaga sa'yo, yan ay subject to change. Nababago po yan. Nababago po yan. But before things change, things will not change on their own. You have to decide for things to change. Tama? Because the decision starts with D. Decision starts with D. Ano ba kayo? Ano kayo mga hindi nagsipag-aral? Ginagalit din yung ako. Ano yun? Position, gano'n? Ano yun yung decision? Dapat seriously speaking. Dapat awa ko lang po kayo, no? Decision really starts with you. It does. For all that, you know, I would like to tell you that, you know, join Santé. This will really change your life because I've seen so many lives changed, mga kapatid. Going back to my sharing kanina, di ba sabi ko, I'll tell you why if God wants you to do something, you'll end up doing it kahit ayaw mo na. Sino po dito nakakaalala kay Jonah sa Bible? Sino po dito nagsisimba? Hindi lahat. Alam mo yung church, yung magpipray ka, thank you Lord. Si ulit, sino yung dadasal, sino pupunta na church? Ayan, dumami na, tinatakot din yung ako eh. Sabi ko. So, I read the story of Jonah, who was swallowed by a fish. Diba? Ayaw niya eh. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh.
sila'y tulungan mo magbago kundi lulusawin ko ang bahay. So, ayaw ko. Ayaw daw niya. So, siya'y ng ibang landas. Ngunit subalit natapwat, ang Panginoon talaga ang gawain ng the Lord's will prevail. Going back to my story, I left my first company kasi inabot po kami ng dilubyo. Parati ako pinagsasaladuhan ng company. Huwag kayong magkalala, no? Hindi wala namang balak sumunod si Santé. Kasi baka inisip niyo, Allah, si Sir Matt pala may balak sa puwit dito. Itaboy. Pamaya paglabas ko, pagtulong-tulungan niyo. Okay na dito. Parati ako pinag-aabutan. So sabi ko nga, successful yung first company, kaso nagsarado. Tapos galing din ako ng isang company, ganun din, load din siya, successful din. Kaso after 4 years, nagsarado. Umabot ako sa point in time na sabi ko, lah, maybe this is not for me. Ikaw, baka ganun ka din. Lalo yung medyo matagal na rito, or kung hindi mo ito first company, naisip mo, I don't know, hindi siguro sa akin, hindi para sa akin ito. Buti si Sir Matt, pogi siya. Paano lang talaga sa akin? Kayo naman, pagbigyan nyo na! Ayun, may hiyaw pa sa likod bayad, kuya, sige mamaya. Going back, no? Sabi ko nga, kung kapag gusto ni Lord, sige, wala na akong balak. I was going to quit. I was going to go back to traditional business. I was going to go back to the province to plant coffee and cacao. Sabi ko, total kakulay naman. Much. But then, you know, one event happened after another. On September 12 of 2016, my mom got diagnosed. September, hindi 12, kasi 12 siya nagpass. A week before 12, around September 7 or September 5, if I'm not mistaken. She got rushed to the hospital. She was never really diagnosed. Na matay si mother. Tapos sabi ko, ala, namatay ang aking mami nang hindi inaasahan. Tapos sabi ko, siyempre ayoko din po. Ang kinamatay niya, final result was cervical cancer. If you know someone battling cancer, then you know, please pray for them kasi it's not an easy fight. Medyo grabe yung pinagdaanan ni mom. It was 1 week pero very violent yung nangyari. Grabe yung death niya. So of course, I was trying to find a way that it won't happen to my wife and my kids. Kasi babae din sila, tama, malamang wife nga sa kids. Well, kids ko dalawa, I have 2 daughters, 9 and 11. Sabi ko, God, what am I gonna do? Kasi nakita ko yung violence. And God just works in so many wondrous ways that I end up finding myself in a meeting talking to the CEO and talking to the CEO of Santé. And the rest is history. They welcomed me into the family. Nakita ko yung ginagawa. But my story doesn't end there. Sabi ko sa inyo, diba, if God wants you to do something, you will really be here. I'll tell you something more recent. Can I be honest with you? Okay lang. Yes. Hindi mo naman kayo sasawa sa mukha ko? Okay, by the way, I am the chief disturbing officer, ha? Sa Santé, opo. At trabaho ko man, disturb ka. Tumingin ka lang sa mukha ko, nadi-disturb ka na. Okay, natural po yan. Alright? But I'm gonna tell you something true and recent. 2 weeks ago, I was already drafting a letter that I would send to the COO, Sir Paul Galuwag, and to Sir Joey. I was thinking of drafting a letter. I wanted to quit. Net dev. Gusto ko na mag-network. Gusto ko na mag-network. Ingit na ingit ako sa inyo. Hindi, no joke. Kasi sabi ko, nakita ko, sabi, grabe yung mga incentives nila. Ang gaganda ng residual income nila, yung mga binimento ko, grabe! So I came from a place of selfishness. I was telling the Lord, Lord, get me much. Gusto ko habulin yung, ano na yan, yung Asian crush na yan. But then, you know, God was telling me, where you are right now, I have a purpose for that. Do you believe that? Yes. Sa mga naimbita, I want you to consider this. May mga empty seats pa nga ako. Pero sa mga naimbita, sino po yung mga naimbita? Taas ang kamay. Hindi ko po kayo tatanungin. Ano pong pangalan niya, sir?
Rico. Rico, okay. Ay, marami ako. Pinsan ko, good friend ko, cousin ko, Rico. Rico, I want you to realize that of the so many people invited today, maraming inimbita, Rico, eh. Di mo ba naisip, bakit ikaw? Bakit ikaw nandito ngayon? Because really, wherever you are right now, God has a purpose for you. Tama yung sabi ni Jesus. Naniniwala ka ba dyan? Mga kapatid, it is no coincidence na kasama natin ang mga magbabranch sa Qatar. Yung mga kapwa natin, yung papakanya natin. I'm so proud of what you guys are doing. Thank you for bringing the Filipino flag. We can do good business. Kapatid, may purpose kung bakit natin dito ka ngayon. Kasi nung mag-quit na ako, sabi ko kay Lord, Lord, ayoko na. Kapagod. Sa totoo lang, nilabas po namin engage. Hindi sa pagpapakwenta ha, kaya nakakapagod. Tinan yung iBox ko, kung tinanang ulo pa, i-dribble ko na sa sahig. Walang tulugan. Yung nagkakabuknutan na kayo kasi talagang challenging siya. So gusto ko na mag-network. Sabi ko, gusto kong pakinabangan naman ito. It's been tough, but you know, 2 days ago, God answered my prayer. May purpose talaga ako, nasaan ka? I realized that my purpose for being here is for times like this, to be able to reach out to you. 2 days ago po, nag-LLM Batch 12, Life and Leadership Mastery. Taas ang kamay ng mga galing LLM. Yeah, nadami nila. Thanks for coming out in force, guys. Yung Life and Leadership Mastery, ingitin ko lang yung iba na hindi pa nakaka-attend. Sobrang ganda po nitong training na to. Pag di ka naka-attend, ganito ka. Ano to? Hindi. L. Ano to? L. Loading. Lalabon. L. Lakpa. Lakpang attend. Okay. So, hindi ko pa member na. Hindi ka naman loser kayo talaga. Ang harsh nyo. Okay. Lakpang LLM. So, hindi ka pa nakaka-attend. But going back, alam mo nung makita ko yung pagpupunyagid ng mga tao na to really raise the flashlight of awareness, maging aware sila para makapag-transform to live better lives. Kasi yung mga tao na join doon, yung mga leaders na sabi nila, itong better life ko, i-extend ko to sa ibang tao. When I see you tonight, yung mga kakilala ko bringing invites, helping people live better lives, dito ko na-realize, ito pala yung pinapagawa sa akin at this moment. Kapatid, ikaw din, baka naiisip mo, weird naman yung lugar na ito. May mamang kamukha ni Andrew na nagsasalita. Yung nag-invite sa akin, di ko maalaman kung ano ba talaga, tutulungan ba ako nito o binubuhisit ako nito. Pero alam mo, ulitin ko lang, there is a purpose why you are here. There is a reason. The reason why. Can everybody say why? Why? Tomorrow night, i-plug ko lang ha, kasi patapos na ako. I'm gonna end with a quick story, with a very, very, very quick story. But before I end with a quick story, I'd like to plug. Tomorrow night, everybody say tomorrow night. Tomorrow night. Meron pong gwapong-gwapong speaker na pupunta dito, na i-discuss naman sa inyo kung bakit nga ba ikaw dapat mag-Santé, bakit ginagawa ang business. Ako po yun. Paano nyo nang awa? Umatindo ko kayo. Nagpakaawa, ano? Oo, bumubo ko sa sarili ko. Oo, oo. Uy, totoo yun. Yung mga kalalaki. Sino po dito mga lalaki? Taas ang away. Bakit nagduda yung iba? Sino talaga ko? May nag... Uy. Pag hindi ka nagupuhan sa sarili mo, wala ibang magupuhan sa'yo. Tandaan mo yan. Kahit, you know, member nandito, baka feeling mo, sasali ka, tapos, naku, pag sumali ako, sasabihin na naman ang asawa ko, naman ko, hindi ka gagaling dyan! Hindi ka yayaman dyan! Huwag ka lumalabas sa gabi, nakahamugan ka. Kung ano na naiisip mo. Alam mo, kung di mo papaniwalaan sa sarili mo na posible, hindi talaga kung imposible. Be it unto you according to your faith. If you believe that you can't, you can't. If you believe you can, you can. Yes. Okay, so going back, tomorrow night, we're gonna talk about why you're gonna do this business. I invite you to be back. But in closing, I'd like to tell you the story of a lolo and the apo. Maglolo. So apo at? Lolo. Lolo at? Apo. Alam mo, maglolo ay. Okay? So, lolo happens to be the best fisherman. Anong ginagawa niya? Siya ay na? Mangisda. Okay, siya ay fisherman sa kanilang lugar. So, sa kapag galing niya mangisda,
kilala siya, batikan siya. Sumama sa kanyang apo niya, sabi ng apo niya, "Lo, can I go with you going fishing?" Sabi, "Sige, sama ka." After 15 minutes, nakahuli sila ulit yan na fish. Ah, ganito. Malaki po ba yan? Maliit. Malaki, no? Nagulat yung apo. All of a sudden, hinagis na lolo pabalik sa tubig yung fish. Sabi na po, "Weird ni lolo, juicy. Ang laki isda, hinagis." Sige, siguro mas malaki pang gusto mong mahuli ni lolo. So, nilagang guling niya fishing line. Mga after 5 minutes, nakahuli po siya yung isda kasi laki ko. Malaki po ba? Buset! Buset! Taka, sa ask ko kayo ito rito eh, ha? Nagtatanong lang ako kung malaki ba? Kung sa isda, malaki ito! Chatsta ako, maliit ako! So, malaki yung isda na huli. Tataka yung apo, kinuha na naman ng lolo nila basta ako, kinagis na lang sa tubig. So, hindi na nakatiis yung apo. Lalaki po itong apo, ha? Loa! Humarap ka dito. Imburna to death. Bakit po? Lalaki po ito, ganyan judgmental. Okay, may dala siyang photo sa lalaki. Lolo, bakit po hinagis yung fish? Sabi lang, wait lang. Sabi niya, sige, wait lang. After 2 minutes, inulit rin ni lolo, nakahuli siyang isda. Ganito kalaki. Nagmadali yung lolo, nilagay sa basket. Bumalik sa bahay. Hindi na talaga nakatiis yung apo. Loo! Tell me why. Tell me, bakit yung dalawang pagkalaking isda hinuli mo at hinagis mo? Na makahuli ka ng ganito, kinuha mo. Sabi niya, ay apo, hindi mo naman kasi naiisip. Ang kala natin sa bahay, ganito lang din kalaki. So what's the moral of the story? Wala, binwisit tonight. Hindi na. The moral of my story tonight is isipin mo na si Santé ang isda. Ngunit subalit natapwat kahit gaano kalaki ang isda. Kung ang kalan na paglulutuan mo ng isda ay maliit, hindi magkakasya. Marami kang narinig na sobrang gandang sharings ngayong gabi. Ang galing nung nag-discuss ng marketing plan. Pogi pa yung huling speaker. The joke lang. Huwag mo tandaan yun, baka mabwisit ka, okay? No, but seriously speaking. Diba? Sobrang... Yes, hello. Sasayaw ka na? Okay, today my life begins. Ikaw, ha? Gusto mo sumayaw, ha? Hindi mo ka nalang ito, ma-opi kayo, no? At ito yun, next time. Siya talaga lang, ko-closing na ako eh. Nakangalitin pa ako dito, okay, going back. No, seriously, going back to my point ha, yung kalan, yan yung mindset mo, yan yung isip mo. Malaking isda po si Santé. Kung sa isda, ito ko'y hindi lang tambako, laibalye na ho, aray. Ngunit, subalit datapwat kung ang laki ng iyong kalan, ng iyong lutuan, ay pagkaliit-liit, hindi ho nagkakasya ang balyena dyan. What's my point? You would have wasted everything, your time, your talent, your treasure, coming here tonight, kung hindi mo lalakihan ng iyong pag-iisip, lalawakan ang pag-iisip. Bible says you need to fit the new wine into new wine skins dahil hindi kaya. Kung ang gagamitin mo ang kaisipan ay lumang kaisipan, ngunit ipipilit mo, yung pag-iisip mo ay lumang pag-iisip, pero ipipilit mo ipapasok itong bagong kaisipan na gusto namin ipasok sa'yo. Ano yung lumang kaisipan? Yung lumang kaisipan na nung sinabi ng mga magulang mo na, ay nako, mahirap ka ng pinanganak, mahirap ka na rin mamamatay. Tapos narinig mo yun, yaman-yaman. Hindi totoo yan. Dahil pinipilit mo ipasok yung bagong kaisipan sa lumang pag-iisip, hindi kaya, puputok ang lumang pag-iisip. But new wine for new wineskins. Mga kapatid, I invite you. You will never know until you try. But let me also challenge you. Magaling ko yung mic, baka mark. Sino dito yung mga vendor at asa ka ba?
Tira niyo yung mga member, ma'am, ha? So, ma'am, isa niyo, wala ka tayo na mga yan mapabaho. Pareho pala tayo eh. Kung nagawa nga namin, kaya. With that, thanks to the gentleman. My name is Matthew Carino. See you tomorrow sa SPO.